ko, kaya nyo rin to. Yan ang itsura ni Beastie ngayon. Kargadong kargado. Tapos yung kay Lasa Dick, napaka-chill naman ng mga dala nito. siya may dala ng tent eh. Kanina, balak pa yata magdala ng Blue Witty. Buti na lang, hindi na nagdala. Kung talaga lang malaki-laki pa ito, Talaga ko talaga yung Blue Witty. Kape. Kailangan natin mag-kape na kailangan. Hindi antukin. Ilang oras lang natulog namin ni Lasa Dick. Pano yung kwentuhan eh. Oh, ikaw, hindi ka magkakape? Panisilip mo dyan ah. Tanggal mo muna yung jacket mo. So kung nakikita nyo, nasa may loob kami ng shop. Alamin nyo kung saan to. Dito to sa One Moto Avenue. At mamaya papakita ko sa inyo ah. Nakikita nyo naman siguro yung suot ko ngayon jersey oh. Kung sinong support namin oh. Ayun oh. Diba sabi mo kanina hindi tayo sure kung Cordillera lang tayo. Kasi, kasama na tayo ng Philippine Loop. Diretso na to, lo. Ayaw nyo ba? Di ba? Gusto nyo magkasama HL, di ba? O eto, sasama na kami. Libot Pilipinas. Yes, bro! Ano, nagsisink in na ba? Hindi, pauwi na nga ako eh. Pauwi ka na agad. Nagchichill na lang kami, bro. Tapos na! Tapos na ba? Bago yung press con, nagawa na namin yun. Nagawa na. Ano lang yun eh. Palabas na lang yung press con na yun. Technique yung bro, technique. Ganun pala yun. Lahat yun nangyari sa social media, drama. So ngayon, yung mga ano, ipapalabas na lang yun. Oh. Yung mga vlog nyo. Oh. Actually, nakapag-loop na nga kami ulit eh. Tapos nandito lang kami kasi nag-announce kami September 14 ng take-off. Oh, and sabi ko pa naman sa'yo, ihahatid kita. Scripted lang yun. Ano ba naman yun? Nagpunta pa ako ngayon dito? Saka sabi natin September 14, di ba? Oo. Hindi naman sinabi yung 2023. Gas tier pa pala. Yung pala yung twist nun. So ngayon, ready ng ready ka na ba talaga? Wala naman tayong choice. Talagang diretso na. Ready na? Hindi nakatulog ng maayos. Excited! Kahit naman kami nung first Philippine, parang isang oras lang tulog namin eh. Pero yun na lang, bawi na lang dun sa unang ano. Ay, loosen pa lang naman eh. Andito ka pa rin naman eh. Andito pa rin. Medyo hindi pa ramdam yung malayo ba? Iyak o iyak? Malaman! Alo, sa palagay mo? Mamimiss niya kasi yung labi dito sa bagay. Alam niya naman yan. Siyempre, iba pa rin yung nanggagaling din sa iba kasi lagi ko siya kakwentuhan. Eh. Sa bagay. Payo mong mabibigay. Ano ibigay ko na kasi sa kanya, kailangan niya ng vitamins talaga. Araw-araw eh. Pero kung ano mong namimiss mo, tawag ka lang naman. Katulad ng ginagawa niya, no? Habang nagdadrive, kausap niya si Ate Precia. Ito na yun. This is it. The long wait is over. Pagdating palit ng Bisaya sa Batangas, kasama pa rin naman ako eh. Baka nga, dumarito na rin ako ng Philippine Loop niya pag gano'n. Bakit hindi? Diba? Yung pinakamagapit na sandata. Yan, tama yan. Kape. Kape. Kahit ako hindi ako nagkakape, pero pagkakailangan talaga ng gising, ng imulat, yan. Kape. So, itong suot namin na jersey is para suportahan ang Libot Pilipinas ni Boy P at saka ni Motor ni Juan. So, meron silang t-shirt and long sleeve jersey. So, mabibili nyo yan dito sa One Moto Avenue and One Moto Box. Limited edition, meaning limited lang din yung ginawa nito. Kaya kung halimbawa gusto nyo magkaroon, umorder na kaagad kayo. So, yung gagamitin nilang motor, Suzuki Bergman, yung unang version, Bergman Street 125, ito yung EX. Kay Boy P. Ba't sa'yo yung ano, yung unang version? Sana testing mo sa dalawa, alin ang mas malakas? Kaya mas may hatak si Street Standard. Bakit? Kaya nalaman din yung sa iba na engine profile ni EX, tsaka yung diameter ng gulong. Yung pala yung pinakaiba ng EX. Mas nabigot ako kayo, no? Kay Boy P. Kaya sabi ko, saka nalaman ako. Parehas pala tayo ng top box, ha? Baka yun, no? Kryptonite. Bro, tingnan mo yung sticker nila, oh. Ganda, oh. Tingnan mo, oh. Tsaka ito, oh. Kay Boy P, oh. Impression print shop. Alam mo na, pwede naman tayo magaganda sa impression eh. Kaya-kaya na impression print shop yan. Di ba? Sa susunod, di ba? Pagka meron ulit kami loop, limited edition. Gaya-gaya ba? Siyempre, bago tayo mag-ride out, mag-gear up na muna tayo. Kailangan natin complete gears, knee pad, tsaka yung ating body armor para lagi tayong protektado. Saka natin ngayon papatungan ng hoodie jacket from Druid Project. Goods! Ngayon nga pala, gamit natin is yung belt bag version 4 ng Immortal. Kung makikita nyo, mas mahaba siya.
And mas okay pala itong gamitin, lalo pag sa mga ride. Kahit sa likod ko ilagay, hindi siya bumababa. Time check, 6:00 ng umaga. Take off na namin ngayon. Taka kami muna sa Petron para magpaga sila, Boy P. And ako rin naman, one bar na lang, oh, nagbiblink na. Yo, what's up? Hey, 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 yo! Ang naririnig nyo ngayon ay sila sa Dick, kami ang magkakonect. Si Boy P at saka si Bro Juan ang magkakonect naman. Kasi magkakaiba kami ng intercom. Magpapagas ka na rin bala sa Dick? Full tank ako, bro. Okay, full tank. Para tayo magpi-Philippine loop din, ha? Okay, let's go with the Philippine loopers! Kapaan muna yung takbuhan yan. Breaking. Oo. Pagka yan, ano na, nagkapalagayan na ng takbuhan. Ay, alam na. Yeah. Ma'am, wala pang hug? Hug? Oo! Bagay, nasa Luzon pa lang naman eh. Eto na. Umpisa na to ng Philippine loop nila. Kami, bukas pa, Cordillera. Let's go! This is it, pansit. Naalala ko tuloy yung pakiramdam ng first Philippine loop eh. Ganito yung pakiramdam. Yung excited ka, masaya na may halong kaba sa unang take-off. Okay. We're leaving Santa Maria, Bulacan. Ah, Lord. Ah, gabayan mo kami sa biyahe namin to. Amen. Yun. Bye-bye. Medyo bumabakbak na yung dalawa, bro. Oo, nasa labas na eh. Eh kaso, nasa Bulacan pa tayo. Alam mo, nasusuungin mo dito. Oop, medyo makulim din doon sa parting harapan. Wag naman sana. Mararanasan ni Bro Juan ang sumpa ng Hampas Loopers. Tatlo yung kasama niya. Tatlo, nakadikit sa'yo. Malaki yung chance. Ito na bro, kung nakasek top box ka rin na ano, pare-pares tayo. Sila nag-uusap, tayo naman nag-uusap. Oh. Dito ka, tumabi-tabi ka. Dat, dinala rin pala natin yung best ng Philippine loop eh. O, una ka, sundan mo na sila. Yung naka-rider, isama mo na yan. O, sabi mo, Philippine loop. Malolos, Bulacan, in anong oras na? 7:00. Sobrang dami yung sasakyan, ang traffic. Ang hirap sa maingit-singit. Grabe naman traffic dito. Asan ka na? Ito ko sa likod mo lang. Ah, sa likod lang kita. Nakikita mo pa ba sila? Hindi nga eh. Nawala na ang kasama ko. Na-disconnect na sa intercom yung kasama ko. Ang layo na yata nakagawat sa akin. Intik naman kasi yung traffic yun. Dito nga sa kabila, nagbi-build up pa. Oh. Ayan oh. Taga lang, habulin ko lang muna. Nawala eh. So kung magra-riding kayo ng mga ganito, lalo't grupo kayo or kahit magdalawa lang kayo, dapat meron talagang intercom para nagkakaintindihan kayo kung nasan na kayo pagka nagkakaiwanan, di ba? Try kong mag-connect kung kukonnect. Ibig sabihin, pag kumonnect to, malapit lang sila. Pero kung hindi, eh, malayo na yun sila. Eto na, Rafa! Ah, kita na kita! Eto na ako! Ganitong lobat na yung intercom at wala kaming communication, kailangan ko nang dumikit. Eto na, katabi ko na. Nasa harapan ko. Tapos yung dalawa, ito, nasa harapan namin. Lobat! Oo! Lobat ako! Biglang bumagsak yung battery ng intercom ko. Ganito to eh. Siguro sa katagalan na minsan hindi nagagamit. Yun! Binigyan tayo ng magandang panahon! Wala ang sumpa! Dire-diretso itong biyahe hanggang Baguio at sa itong dalawa, si Boy P at si Juan ay dadiretso yan ng Pasambales. So dito sa may parting San Fernando siguro ay maghihiwalay kami. Pero pagdating ng Baguio, magkikita ulit kami. So kaming dalawa ni Lasatik ay kukuha na ng tutuluyan namin. Ang saganan para pagdating nila, eh magpapahinga na. At bukas, eh maaga naman kami ni Lasatik at sila rin. Para sa amin naman ay Cordillera at sila naman ay yung kanilang pagpapatuloy ng Philippine Loop. Ang sandata para di masakit sa puwet, tumayo pagka hindi maganda ang shock natin. San Fernando, Pampanga. Dito, maghihiwalay na kami nila bro. At sila ikakaliwa, kami kakanan. Paano? Dito na kayo. Ah, sige. Baguio na lang. Bro! Ingat ha. Ayan na kami. Sige. Babush! At ang kaya sila liligo dito kasi dito yung checkpoint nila. Papunta muna ng Subic, tapos Alaminas, Pangasinan, and then diretso ng Baguio, which is doon naman kami magkikita nitong araw din na to. At bukas, ang titirahin naman nila ay yung Atok. Mahalin sa dalawa, Atok Benguet or Tinok Ifugao. Yun lang naman yung highest point na pwede kang mamili sa checkpoint ng Philippine Loop. Kami eh, Baguio agad ang first ano namin eh, checkpoint. Kaya chill ride lang kami. Ikaw muna, nakadaan ka na ng pa-Baguio eh. Sa ulado mo pa ba? Eh, charge ko kaya muna yung ano ko, intercom. Tingnan mo bro. Goldwing oh. Uy. Goldwing ba? Hindi bro. Guling oh. PCX. PCX na ginamang Goldwing no. Ang galing. Lupit oh. Na-peki tayo dun ah. Wait lang. Ganda mo eh. PCX to, di ba?
Napeki kami, akala namin Goldwing eh. Nakita lang namin dito sa ano, Mexico Pampanga yung PCX na ginawang concept ay Goldwing. Napakalupit. Goldwing. Okay, time check. 9:30 at kanina nga mga alas 9 eh nag-stopover kami dito gawa ng buko. Uminom lang naman kami. At tapos niyayaya ko ngayon nila sa dik. Saan tayo pupunta? Bolusan. Bolusan. Dagupan, Pangasinan. Oh. Ano ko nga pala, sabihin ko pala sa inyo na si Lasadik ay meron ding YouTube member sa kanyang channel. Yes po. Oh, paliwanag mo naman. Meron po akong ginawa din na ano, ipakol dito sa membership. Kasi syempre kailangan natin ng mga budget para sa mga biyahe-biyahe na ginagawa namin. Malaking pasalamat po sa lahat ng magiging YouTube member din ni Lasadik. Para marami din tayo mapuntahan na mga hindi pa ninyo din nakikita, eh pwedeng mapanood nyo sa mga vlog namin. Kaya sa mga YouTube member ko din dyan, eh kung sinusuportahan nyo ako, suportahan nyo rin naman ang aking kaibigan na si Lasadik, ha? Oy, thank you bro. Wala yun. Suportahan lang naman tayo. Tayo-tayo naman lagi magkakasama. Tayo biyahe na medyo malayloy pa. 120 kilometers or 3 hours ang biyahe naman namin papunta ng Pangasinan at mag-stop over nga kami para makakain. At sa totoo lang, para makalibre kami ng kain sa kamag-anakan nila sa dik. Pero syempre, kasama na rin yung Dalaw doon. Sa tita ko. Ayun. Kay Tita Rosie Daroy. Ayun, shoutout po kay Tita Rosie. Ngayon pala, nagpapasalamat na ako sa kakainin namin dyan. Tara, let's go! Let's go. Konting bakbak naman dyan at medyo ang init kanina. Oy, mukhang open na to ah. Sige, bakbak! Up. May tricycle. Game. Ang away pa si ate, parang kandidato. Baka nga nangangampanya eh. Baka kaya tumatak. Ito yung kagandahan pagka may intercom din kayo, di ba? Nabibigay yung mga dapat mong malaman ahead of time na tipong pag o-overtake siya, sasabihin na sa inyo kung may kasalubong o wala, yeah. Di ba? Oo. May magjawa. Magjawa bagang. Loko, maglolo yun. Ay, maglolo. Sumbong ko ito. Up. Ay, may marites. Welcome to Panikit Orlak na tayo. Takbo nun, matuling. Baka mali na naman kasi speedometer, baka nagpipiling 120 pero mas malakas ang bilis ng arangkada ko. Bye! Wala, malakas talaga yung iyo? Ano, di ba? Mabigat pa ako dyan. Wow! Oh, tapos, yung ko, mabigat pa. Oh, sa bagay. Ayun, ito na. 1 minute ago. 500 meters. 12:45 na pala, kaya pala gutom na ako. Eh, ano tayo? Sa kaliwa. Uy, dito. Kaliwa. Ah, kaliwa ba? Kaliwa na. Saan ba yung sa tita mo na yan? Tita, gutom na kami. Ilabas ang lechon. Nandito na kami. Saan? Dito na pala. Laki ng ano ah. Lupain bro ah. Nakakapagpahinga naman kami kahit papano. At sobrang tirik ng araw. Siguro mga medyo hapon na kami aalis. Diyan ka sa kabila. Dito ako sa kabila. Ah, sige. Ay, sa wakas. Makakapagpahinga. Kanina, ang ganda ng takbuhan natin eh, no? Eh, ngayon, para may problema yata ang nakita si Lasadik. Tingnan niyo yung panggilid ko. Merong nakita si Lasadik na parang ano ng langis. Tapos hanggang dun sa may ano, center stand. Ayan, oh. Bakas yung ano ng langis, oh. Ito, tumutulo pa, oh. Kaya to. Try na natin tanggal. Ayan, alam rin pinakalak niya. Ayan, wala naman tumulo. Pagkatanggal ko, meron kaya malapit dito pwedeng ipatingnan to. Isyanin ko muna para malaman bago kami umakit ng Baguio. Baka pag ano naman ng Cordillera ay doon pa kami magka problema.
Mahirap na. Thank you po sa pa-soft drinks at patinapay. Wow, ang dami naman. Oh, dyan, Pax. May problema tuloy ako doon kay Beastie ah. Huwag naman sana. Hindi, gastos naman kagad. Ano ba yan? Lord! Gawin mong okay si Beastie. Huwag na muna natin kaisipin yan. I-enjoy muna natin na yes! Nakabisita tayo dito sa tita ni Lazali. Sabi mo nga, expect the unexpected. Nag-check ako ng Facebook ngayon. May nag-comment na isang followers, inuulan daw sila Boy P. Oh, sa Zambales pa lang daw, inuulan na, tapos nasa Alaminos na. Tingnan nyo kung gano'ng kainit dito. Araw na araw. Parang alam na kung na kanino. At dahil dyan, grabe naman po yung hinahain nyo. Parang pampiesta po namin to eh. Okay nga po yung mainit kasi inuulan kami. Sabi na po kayo. Tara, ayun na po tayo. Ito naman daw sila Enel, tapos sila Dandan, tsaka sila Lon. Mamaya maghahanap kami ng service center ng Honda. At ang tumawag sa akin si Patrick ng Timbochog, eh baka nga sa oil seal yun, nasira. Tapos, kaya pala nung unang gamit ko si Beastie, nagkakaroon siya ng dragging. Pero ngayon, ismo naman yung takbuhan namin. Baka natuyo na daw yung langis mismo. So ang gagawin doon, papalitan ng oil seal, tapos lilinisin yung panggilid. Tapos ngayon, yung sapatos ko, ngumanganga na. Oh, malanjing yan. Ben, sunod-sunod pa na gastusin ang mangyayari. Pero okay pa to. Yun muna si Beastie nga asikasuhin ko. Pero bago natin asikasuhin, magpapahinga muna kami. Medyo iiglip lang at talagang hindi kami nakatulog kagabi. Sobrang sarap ng kwentuhan namin nila sa dik eh. Buti na lang, dala ko yung aking portable na upuan. Dito tayo sa may ilalim ng punong mangga. Ito yung mga trip na talagang masarap gawin. Tapos nasa harap mo si Beastie habang tinitingnan mo yung problema. Bakit ganun? Ay naka. Kasama yan sa mga biyahe, ganun talaga. Basta may nakahandang budget. Ang tanong, may budget pa bang matitira sa Cordillera? Ayan, tiwala lang. God will always provide. Time check, alas 3 ng hapon. Natatawa ko kay Lazadik. Pagtingin ko, nagigisingin ko, hilik na hilik eh. Mukhang gusto nang matulog hanggang gabi rito eh. Eh ako, okay naman ako kahit na ilang minuto. Basta nakapagpahinga, kumbaga naka-idlip. Thank you po! Salamat po! Dito sa kanan! At nag-search ako kanina ng malapit na Honda Service Center. Or basta merong paggawa ng Honda, kailangan ko munang ipacheck at para on the way ng Cordillera namin bukas, wala tayong magiging problema, wala tayong magiging abirya. Sabi ko nga, pag nabiyahe tayo, expect the unexpected. Kahit nasabihin natin na tayo ay nag-maintenance bago umalis, inabutan naman ng sira yung ating oil seal. Yung way namin na papuntang Baguio, doon na kami pumili ng Honda Service Center na madadaanan. Kesa naman bumalik pa kami, medyo malayo-layo at ang ulap ay nagbabadya na naman. Madilim ang kalangitan. Sana matapos din kagad kapag inayos. At hindi naman sana ganun kalaki yung aking babayaran. Yung budget natin ay limited lang. Talagang akala natin okay na eh. Pero hindi pala. Hindi tayo sure. Uy, salamat muna kay tita na nag-asikaso sa amin sa tanghalian namin. Ang sarap. Pagkatapos namin kumain, talagang tulog agad eh. Pagka pahinga ng konti eh. Ngayon naman ay wala akong nararamdamang dragging sa motor ko. Nung una lang, nung pagkatapos ng maintenance, doon ako may naramdaman, tapos may parang narinig akong lagitik. Pero sinabi ko naman kay Patrick, ang sabi niya sa akin, dumaan nga daw ako muna sa kanila, nang sa ganun masigurado. Ako namang matigas ang ulo, hindi na ako dumaan sa kanila kasi nakarandam na akong okay si Beastie. Yung pala, meron ng tagas ng oil seal. You are leaving Mangaldan, Pangasinan. Opya. Oy, ganda ng tulay na to ah. Ang linis ng tubig oh. Anong tulay ito? Tingnan nga natin sa dulo kung ano nakasulat. Kung mababasa natin, Kayanga Bridge. Dito yan sa may Pangasinan, Mangaldan. Hindi pala Mangaldan. Tapos na nga pala tayo. Kayanga. Barangay Kayanga. Kayanga? Oo nga, Kayanga. Motor trade! Suzuki! Oras na! Oras na para magmotor! Nakaka-LSS yung yung kanta nun sa Suzuki.
Ito, may helmet shop, tsaka shop din dito sa may tapat, oh. Pero ito yung ano, mismong Honda. Well, himbawa nga ano, eh, meron naman tayong shop na aanohan pala rito na malapit. Ito, service center. Buti, umabot kami ng bukas pa. 3:30. Okay lang, parada muna natin dito. Sir! Papagawa! Panggilid! Sabi nung ano ko, oil seal daw yata. Baka bumigay yung oil seal. Meron pa, marami pa bang gagawin? Okay, sige, sige. Check daw muna ni Kuya kung may oil seal. Sana meron. Ano na rin ako ng malapit na pagwi-withdrawan dito. Nabawasan pa yung budget natin ng Cordillera. Kaya dapat talaga meron kayong pasobras na budget kapag kaganitong biyahe. Para anytime na magkaroon kayo ng Aberia at kailangan bumili ng pyesa or magpapagawa, meron tayong extra money. Wala. Okay, pagkano? Salamat bro. Thank you, thank you. Wala daw silang stock ng oil seal. Tanong ko dito kung meron dito. Ano meron? Pag wala dito, dun sa isang nadaanan lang natin kanina. Okay, time check mga kabakbak. 4:30 ng hapon. At after naming tumingin dun sa may parting Pangasinan nung sa Honda, ay wala nga. Halos parang nasa 7 tindahan na yun na pagtatanungan namin dito along the way papuntang Baguio. Ito, La Union na tong tinatahak namin na daan. Wala pa rin kaming makita na oil seal. So parang may naalala ko sa Facebook group ng Cordillera na ang laging puntahan ng mga nagpapagawa ng scooter pagdating sa Baguio ay yung Nuki Works. So ngayon kapag wala kaming nahanapan dito along the way sa baba at paakit na kami ng Baguio, doon na kami ano, eh pupuntahan namin yung Nuki Works. Si Nuki Works, alam ko kaibigan din niya nung ano, kaibigan natin na si Pops Jan. Ah, ito, meron dito. Meron kayong ano? Oil seal para sa Honda Beat na torque drive. Pag wala pa rin tayong nakita rito along the way, talagang sa Baguio na tayo makakapagpagawa. Ang inaalala ko lang, eh baka kung ano pang lalong malalang mangyari dito ko sa motor ko, kay Beastie. Wala? Wala daw. Sige boss, thank you ah. Wala pa rin. Hey Lord, bigyan mo naman kami. Padalhan mo kami ng tulong na makahanap ng oil seal para dito kay Beastie. At ang hindi ako namumroblema o nangangamba sa papunta namin niya ng tatahakin na Cordillera bukas. So hindi ko naman syempre agad itutuloy hanggat hindi ito nagagawa. Minakita pa ako dun eh. Minakita ako dun. Sinusubukan kami nitong challenge na to ngayon ah. Magandang hapon po. Meron po kayong oil seal? Meron? Yun! Buti na lang hindi ko nalagpasan yung tindahan. Nalagpasan na namin, buti nakita ko pa. Papagawa ko to, boss! Hindi lang natin matapos yung nandito at makikita natin kung anong itsura ng loob ng panggilid ni Beastie. Buti na lang nga matulang iba pang nakasalang kaya diretso na kagad. Pero hinihintay lang namin lumamig yung makina. Ayun nga, may tumutulo pa rin yun. Moment of truth. Tingnan natin kung anong itsura ng panggilid natin after masira yung oil seal. Para mas gugustuhin ko pang ulanin kami kaysa nasa akin yung Aberia. Inaaraw nga kami, ang kapalit ng kahilingan namin na huwag ulanin, eh Aberia kay Beastie. Boom! Ayun nga, may ano ng langis oh. So itong shop na to, ang pangalan is Mark Motorcycle Parts and Accessories sa may kahabaan ng Rosario. Eh malapit lang dun sa gas station ng Wheel Rider. Buti nga ka mo, hindi ko nalagpasan tong shop na to. Kung hindi, baka malalapan nangyari bago makit ng Baguio. Natatawa ako sa sarili ko. Kasi, ang dinala ko, ayun o, may dala akong dalawang belt. Handa na akong maputulan ng dalawang beses. Pero nung nasira, kung ano yung wala ko, yun yung nagka-problema. Ang galing! Patrick, mali yung sinabi mo sa akin. Hindi naman daw dito yung ano, tagas dun sa kabila, yung malaki. Pero buti na lang, meron din pa rin si sir na stock. All goods. Ang oil seal na mahirap hanapin. dito lang sa may Mark Motorcycle Parts and Accessories meron. Honda nga, wala eh. Sila meron. Palandyong yan. Ano na, Honda? Stock din pag may time. Pag naspaltan nyo mismong oil seal, lilinisin. Grabe yung paglilinis ni bro. Talagang linis na linis. Halika rito. Ilan yung takbo mo kanina? Nung hinabol mo ako? 120 plus lang. 120? Anong sabi mong partida? Sabi mo, mabigat pa yon. Ah, oo. Marami kong karga. O, bakit sa akin? Marami rin naman ako karga. Oy, yung mga tools ko. Mas mabigat ako sa'yo. Mas mabigat ka? Sigurado, oo. Mas malaki ko sa'yo. Kahit sabihin mong mas malaki ka tingnan, mas malawal ka tingnan. Kasi may problema pala. Kaya ganun. Ngayon na ayos na, nililinisan ni Kuya. Tingnan natin ngayon sa bankingan. So, ibig sabihin para pinataanan mo ako. Yeah, yun talaga yun, bro. Nagpapaano lang ang mga talagang magagaling, mga talagang malalakas. Nagpapaubaya lang sa umpisa yan. Pagdating ng talagang nalaman na pala may sira, dito sa Cordillera tayo magkakasubukan yun. Okay. Huwag kang ihiga, ha? Huwag kang kakalat. Pagka kumalat ka, diretso ka sa baba. Isang konting malis eh. Isang overshoot eh. May kalalagyan ka eh. Iba yung kalalagyan. may tumutunog pa. ubus lahat ng laman ng motor. Pati ikaw pa.
Katay ka din pagka nagkamali ka din. Mabilis ba yung sasakyan mo? May wang-wang. Okay, time check. Alas 6. Sakto na ito yung time ng pagsasara ng shop ni Sir Mark. At nagawa na si Bisti. Okay na. Pinalta na rin yung ano niya, belt. Tapos nilinis na maigi ni Sir. Kaya inabot kami ng gantong oras. Nakita ko kung paano niya linisin eh. Talagang said na said eh. Binigyan ko na sila Sir ng ano, sticker. Pero meron pa akong bibigyan dito. Wait, siyempre kasama natin ang Shipa. May kasama pang keychain niya, no? O, pakita ko sa inyo ha. O, diba? Ay, ma'am! Ito po. Para sa inyo. Sir Mark! Salamat ha. Thank you po. Sige po. O sir, baka may pagbigyan pa kayo. Yan mo na lang. Makakalarga na din. Nang walang pinoproblema at walang iniisip sa biyahe. Sir, patulak na nga. Yeah. Ito ang Honda Beat na mabigat eh. Literal na kargado eh. Sige boss. Thank you ulit. Tara, humanda ka bukas ha. Humanda ka na bukas. Babawi kami ni Bisti sa'yo bukas. Kala mo ha. Hindi ko pala lagpasin yun. Ginawa mo sa aking pambabastos. Binastos mo si Bisti. Let's go. Mamaya, makakachat naman natin sila Kuya Boy P at pare-pares naman kami na doon kami matutulog. Woo! Si Smooth! Nice! Oh. Biruin mo yun, kanina habang sinasabi ko kay Lord na nabigyan tayo ng tulong, gano'n. Tapos nung nakita ko yung shop, nasabi ko hindi ko pwedeng lagpasan yun, tinignan ko talaga. Tapos doon pa nakakuha nung kailangan na pyesa, iba talaga si Lord. God will always provide talaga. Basta huwag kang makakalimot na tatawag sa kanya. Woo! Aywa, let's go! Ang lalakas ng ilaw ng mga motor. Mga pulis pala to. Mga may wang-wang. Woo! Okay na! Natutuwa ako dun sa tindahan ni Sir Mark, yung Mark Motorcycle Parts and Accessories. Titingnan mo yung tindahan niya, yung unliit, pero dun pa kami nakahanap mismo ng pyesa. Samantalang yung mga dinaanan namin na pinagtatanungan namin na tipong akala namin meron dun kasi ang laki ng shop, pero wala. So Honda nga, wala eh. Pero kay Sir Mark lang meron. Kaya wag yung titingnan yung panlabas na shop. Basta, pag kami mga kailangan kayo na pyesa, kahit gaano pa kaliit yung shop, tanong kayo. Parang sa ganun, matsyempohan nyo pa na baka dun nga talaga meron. Kung saan sa hindi mo inaasahan na shop, di ba? Kung nalagpasan ko yun, edi, baka di ko alam kung saan ako aabuti ng pagkasira ng motor ko. Kung halimbawa, paakit na kami ng Baguio. Yung daan dito na pakaliwa, ito dapat yung daan na papunta dun sa may arko ng Benguet. Eh, ang kaso sarado. So, pinapadaan tayo ni Google Map sa kanan, which is iikot tayo. Ang lalabasan natin is yung arko ng La Union. Baguio, via Cannon Road, season dito. Parang pwede naman ata. Parang pwede yata dumaan eh, doon. Hindi kasi nakita ko yung tricycle, dumaan doon eh. Sir, pwede magtanong. Yung daan dito, yung papuntang Benguet, sarado o pwedeng daan? Ah, close. Okay, sige. Salamat po. Close talaga, oo. Tara, baka yung mga malalapit lang yung ano doon, yung mga dumadaan. Yung bago magdating doon sa mismong close road. Asya, diretso tayo dito. Ikot tayo. La Union! Godspeed! Welcome to La Union! L-U-L-U! Pasok gabi na tayo dumating para nung North Loop. Pagkatapos pala mismo nung tulay, yung sa may arko ng La Union, eh yung dito may lilikuan pala na bypass road, Riverside. Kung dumaretso kami, ligaw kami. Dito pala yung isang daan. Mukhang katatapos lang umulan dito ah. Medyo delikado ang kalsada. Matarik, ingat tayo dito. Dito na kami sa papunta ng Cannon Road. Nakalagay kasi ano, close. Eh dito, ito yung daan dapat na dito kami lalabas. Kung alimamang doon kami sa may arko ng Benguet, dumaan. Pero ewan ko kung haharangin kami ha. Opya. Eh sir, dito lang po kami dinadaan ng mapa. Ha? Dito lang po kami dinadaan ng mapa. Bakit nyo sinusundan yung mapa? Eh saan po ba kami pwede sir dumaan? Yung mapa ngayon, direksyon na may daanan. Opo. Hindi niya sinasabi kung close o hindi. Aho. Kaya ba doon kayo sa Marcos Highway? Marcos Highway po. Sa kabila niyan, ito ang pinakauna. Apat yan na highway papuntang Baguio. Apat na highway papuntang Baguio. Ah, sige po sir. Yung susunod yan. Okay, sige sir. Thank you. Pasensya na po. At talagang hindi namin alam. At first time ko lang pong pumunta ng Baguio. Dito kami tinuturo ng mapa. Saan yun? Alam mo yung isang daan? Eh dito lang tayo tinuturo ng mapa eh. Teka lang, alamin ko muna. Baguio. Tingnan natin kung tama na tong daan na to. At kasi nga nakalagay doon. Ang nakalagay kasi doon ay panay residente lang yung pwede. Eh parang dito naman din kami tinuturo. Dumaan pa kami ng Arco ng La Union. Umikot-ikot pa kami. Tapos di pala din kami padadaanin dito sa daan na itinuro sa amin ni Google Map. Ganyan talaga, pag umaasa lang kay Google Map at first time lang naman natin makarating ng Baguio eh. Inabot pa nga tayo ng gabi, dito rin natin makakita yung ganda rito sa tabi na to. Eh, babalik pa naman tayo
if ever man na dumaan ulit tayo dito, tingnan natin kung anong itsura ng lugar dito. Ayan o, no, yung welcome to Benguet, Benguet province. Ito yung Arco mismo. Pabalik kami, pabalik. Medyo ramdam ko na dito sa baba, yung lamig ha. Oh, yun. Doon kami nang galing kanina o. Tapos umikot kaming paganon dito. Kung doon pala kami dumaretso kagad, eh di okay na kagad. Grabe ang dilim dito. Walang masyadong ilaw. Ang ilaw mo lang talaga. Ilaw ng motor mo o sasakyan mo. Kaya dapat talaga malakas ilaw mo. Panay kurba dahan pa. Ingat tayo. First time natin dadaan dito. Sila sa dik mukhang first time din kasi doon nga daw siya sa kabila. Magse 7 PM. 36 kilometers to go. Pero 1 hour and 40 minutes. Bakit? Eh, ito na yung parang bulate ang daan niyo. Tingnan nyo naman ang daan. Parang bulate ba? 7, 11. Stopover na kami. Nag-decide na kaming kumain na ng hapunan para paghanap namin ng hotel, eh ayusin na lang namin yung gamit namin. Tapos, tutulog na. Pagkaano, pahinga-pahinga na. In-order namin pigar-pigar. Although marami dito ang pagpipilian na ulam, pinabuti na namin pigar-pigar kasi limited rice. Oh. Ang na-experience ko dito ngayon sa bagong helmet natin, parang naiipit yung ano ko, tenga ko. Pagka every time natatanggalin ko, mag-stopover kami, nasakit yung tenga ko dito sa may taas. Eh, yun eh, yun sa akin yun ha. Pre, iba-iba naman tayo na experience sa helmet eh. Eh, yun yung experience ko sa akin. Pigar, pigar. Nung sinabi ko bro na sana ulanin na lang tayo, wag na magka-aberya. Tinupad naman kagad. Nadinig ka na. Ang bilis naman. Kanina nga rin nagsabi ako na sana bigyan na ako ng tulong para makaano na ng pyesa. Ang bilis din. Ganun kabilis magbigay si Lord. Kaya lang sunod, iayos mo na yung tray mo. Kaya nga eh. Thank you Lord ha, kung ano man yung mga nararanasan namin ngayon. Well, kaya na tayo. Alas 8 na ng gabi, pagkatapos namin kumain, kung makikita nyo rito, kami na lang yung nandito tsaka yung tindera at tindero dito. Asan yung tent mo? Mag-tent na lang kaya tayo dito. Oo nga, malawak dito. Ayan o. Oh. Malawak dyan. At least, meron pa tayong bantay dito, yung mga tindero dito. Oo, tsaka may CR sila. Oo, pwede tayo makilugod yan, pagkaan ng umaga. Ayun, lilingatin lang natin. Ano? Nata tayo dito. Oo! Sige, tara. Grabe, lamig! Nandito na kami, Baguio. Uy! Naghihintay ka? Anong pangalan mo? Automark. Naka-subscribe ako sa iyo. Uy! Taga lang. May regalo ako dahil nandito ka. Alas 9:30 na oh. Taga lang. Ikukunin lang ako para sa iyo bro. Grabe yung fog dito. Kami makakita. Nakakit na kami ng ano, Baguio. First time ko. Ganito pa yung anuhan ko. Bermans na talaga. Naninigas yung kamay ko ah. Oh bro. Ito, complete sticker pack ha. Salamat. Yung HL, limited edition yan. Tapos, dahil sa alas 9 ng gabi, ikaw ang nagkintay at nabot. Ano na naman mo kami dito, inintay mo talaga kami. Ay. Oh, sipa. Salamat tayo dyan. Salamat mo ako sa vlog. Anong pangalan mo? Motobird. Motobird? Motobird dito sa Baguio. Tayo inintay kami oh. Grabe ka naman, solid. Mahirap palang walang gloves dito pag di ka sanay. Naninigas kamay ito ah. Sige, sige, sige. Ingat ha. Salamat, salamat. Sige bro. Oh, lamig! Tagus-tagusan, nakala ko kaya na lang ang dala kong jacket at saka kapote na to. Hindi pa pala, tumatagus pa rin. Welcome to Baguio City! All goods! Dito na kami sa Leo Hotel, mag-i-stay. At natawagan na namin si Boy P at saka si Juan, si Bro Juan, na papunta pa lang sila rito. Eh, nagkasundo na kami dito sa kinuha naming hotel at saka kwarto. Pakita ko sa inyo kung anong itsura ng kwarto na kinuha namin sa nagkakahalagang 2,995. At kung apat kami, hati-hati kami, edi pumapatak ng 750 ang isa. Wow. Yan, itsura. So, dinagdagan ng isang kwarto. Dito ako sa isa, sa maliit, sa gitna. O, dito si Bro Juan o kaya si Kuya Boy P.O. Magpalit silang dalawa. Basta... Uy! Ginagawa mo? Anong pahalaw ko? Bahay ko to ha? Ang bahay mo? Ito? Ba't ito ng chinelas? Hindi kami nag-chinelas dito. Ito, lamig-lamig dito, hindi nag-chinelas. Yung 2995 ay may kasama ng breakfast. At hanggang 12 at noon ang check-out. Pero maaga naman kami bukas eh. Pero ngayon pa lang, eh nakaprepare na yung isusuot ko. Tapos, maliligo na ako ngayon. Magbibihis na ako ngayon. Para bukas pagbangon, ready to go na agad.
Ganun ang Hampas Loopers. Kamusta ang mga inulan ng inulan? Grabe, hindi ka po niyang problema. Hindi ka niyang problema? Parang sa video mo, tagal niyo na kayo ito. Kami? Tuloy-tuloy kami. What is hinto? Pamog. Oo. Visible yung kalsada namin. Ano bakit? Bakit? Naka-atom kami. Ayun, sir. Ayun lang. Bro. Ano ba ilaw mo? Wala na nga ako makita eh. Akala ko naka- Hindi. Ford! Gising! Ford! Gising na, Ford! Ford! Gising! Ayos ang ano ba? Ayos ang alarm clock mo. Ford! Gising! Lahat nagising eh. Madam, nagising sa alarm mo. Oye, dito na yung mga ano yun. Breakfast. Yeah, good morning. Dahil ako ay naligo na kagabit, bis na. Magsasapatos na lang at saka magigirap. Inakita lang ako dito sa salamin. Kakaiba yung salamin dito. Meron pala tong ring light. Nakikita niya yung ilaw na yan. Pag pinindot yan. Oh, lupit. Galing oh. Dito sa banyo, meron na talagang nakalagay na shampoo at saka body wash. Eh, samantalang di ba sa ibang hotel, nakapak yung mga ano, katulad nito, yung hand soap, mga ganyan, oh. Mga nakapak na yung mga gagamitin mo, yung mga toiletries. Ano? Huwag mo sabihin, pinuwit na naman kita. Mas maaga ako natulog sa'yo. May tulog ka na yan, ha? Sakit-sakit ng tulog mo yan. Mga habi mo, inaantok ka na rin. Breakfast, breakfast. Hot dog. Para may lakas na mamaya. Mukhang kukulangan sa'yo yung isang ganito lang sa dika. Ang ganito. Ano ba yun? Longganisa? Sa umaga? Problem. A36 AM. Gear up. Kahit basa body armor, eh, kailangan natin ng protection eh. Gear up na din sila. Ano yung ini-spot-spot mo? Iisip ko kasi kung anong tegam ko, kasabayad to eh. Oh, sige. Anong gusto mong kunin? Oh, yan. Miss ko driver ka dyan. Pwede man tayo manghiram dito sa hotel. Jersey ba natin kapag ano? Oh. Tapos ang drive. Oh, tapos ano pa? TV kailangan pa ba natin yan? Saan ba siya? Di ba pinapakuha kayo sa dito yung posisyon? Oh. Dadalhin na rin namin yan. Dadalhin nyo na yan. Bala siya po sa grid. Binabalik sa motor mo yung pinaiwi mo lamp shade. Di ba wala ng lamp shade? Ah. Tapos ano pa? Ayan. Pati TV? Manit yung laptop ko eh. Para connection ko. Ah. Ano pa? Ito yung ilaw. Alin. Ayan. Ang emergency light. Pwede ito sa camping ah. Oo. Malakas yan. Kailangan na ilaw. 3,000 na nila. Okay. Okay ka na. Oh, sige. Ayan, window blinds. Pwede ito sa apartment ha. Lahat na yata. Okay, nakaprepare na kami. At kami nila sa Dick ay papunta sa Ritz Legarda kung saan yun yung first checkpoint and napag-desisyon na rin nila sa Dick na magre-register siya kasi sayang eh. At meron nag-aabang din dito na isang naghihintay sa amin. Sir! Check na lang, sir. Ano, picture tayo, sir? Ah, sige. Aywa. Thank you, sir, sa paghihintay. Sila Boy P ay second day ng Philippine Loop nila, which is papunta sila ng Tinok. Yung pinuntahan namin nung first Philippine Loop namin, yung highest point. Ay, ma'am. Thank you po. Sige po, bye-bye po. Baka din mahina, ano? Good morning! Maganda ang umaga! Pero di tayo sure sa maghapon. Pero wag naman sana. Di na ako nakapag-vlog ng paakit ng Baguio, pero babalik pa naman tayo dito para i-finish tong Cordillera Level 1. So doon naman, makikita natin yung kagandahan ng mismong Baguio habang paakit tayo. Let's go! Nasa deck! Malapit lang tayo, baka magkahiwalay pa tayo. Dadalwa lang tayo. Legarda Road. Parang yan, naramdaman ko agad yung hangin, ang lamig. Di naman hirap si business sa mga paon dito dahil nga sa naayos na natin yung problema at sobrang linis ng panggilid. Lamig!
basa-basa pa naman yung ano ko, body armor. Ramdam ko. Pati gloves ko, basa-basa pa. Pero natuto na tayo, syempre. Kahit basa pa yan, kailangan natin mag-protective gear. Okay, dito na kami. Ayan, Ritz Legarda. Paano bro? Thank you, dito na kami. Oo. Oh. Ingat ha. Kami, enjoy namin yung Cordillera, kaya tapusin nyo na yung Philippine Loop. Sige na, sige na. Uy! Kaya dapat talaga center stand, huwag kang magtitiwala sa science stand. Pagka ganyang mga paparadahan nyo ay inclined. Pakyat or pababa man yan. Yes! Anong pumasok sa isip mo, nagbago ang isip mo na mag-register na sa Cordillera Level 1? Yeah. So, syempre sayang yung ano, laki. Oo. Oh. Yeah, para meron tayong remembrance, para ma-remember. Para meron tayong katunayan na ano. Nagawa. May i-display tayo sa bahay. Kahit sabihin natin na pan-display lang yan, pero pag makikita natin, alaala yun talaga. Yeah. Na, diba? So ngayon, ay dito siya magre-register. Kung nakita nyo at napanood nyo, ako naman ay sa Makati. So maalin naman sa dalawa, ay pwede kayo mag-register. Tara, samahan nyo muna kami. Ma'am, saan po magre-register for register ng Cordillera? Level 1, 2, 3, 4, 5, nandiyan na rin po ma'am, no? Yes, sir. Yeah. Level 1 lang. Sige, pakita po natin, no? So level 1, nakita nyo na yan sa akin at nakita nyo na rin kung ano yung mga ruta. So level 2, kung makapapansin ninyo, level 1, 4,800. Level 2, dinoble na, 8,747 curves. Level 3, 11,000 na. Ngayon, ang ruta ng level 4, 12,000. Bukod sa 12,000 curves na yon, is coordinator na lang yung ibibigay sa inyong ruta. Tapos may mga ruta na ang daan ay hindi pagawang kalsada. Yan, yan ang level 4. At ngayong taon, nagawa lang din yung level 5. Level 5 adventure tour. So wala, may nakalagay sa kanya na 9,925 curves, 810 kilometers. Ang bilis no, 810 kilometers lang ha. Pero baka pag tinira nyo to, ewan ko sa inyo, baka gusto nyo nang umuwi. Yan ang mga ruta ngayon. So yung ruta na yan, tulad ng sinabi ko sa inyo na nag-register tayo sa Makati, parang buwis buhay eh. Tipong isasakay mo yung motor mo, tawid ilog ka, nang nakabalsa yata o bangka. Tapos meron kang dadaan ng hanging bridge, naka siya lang yung motor. So yun yung mga pagdadaan. And sobrang tarik at ano yung mga daan, mga hindi paggawa kalsada. Ma'am, thank you po ha. So, nakapag-register na sila sa DIC at habang kinukuha niya yung passport doon, ipaliwanag ko sa inyo kung paano yung naging proseso namin dito sa Ritz Legarda. So, dati kasi, dito pwede mag-walk-in. Kumbaga, dito ka na mag-fill up ng registration form, dito ka na rin magbabayad. Pero ngayon, nabago. So, makikipag-coordinate ko muna kay Ma'am Jackie Ables na ikaw ay magre-register ng Cordillera Level 1 hanggang 5. And then, doon ka na rin sa kanya mag-ano ng payment, magbabayad through GCash. And then, yung mga kailangan ng information tulad ng pinilapan ko noon sa Makati kay Sir Darwin. And after that, ipapakita nyo na lang sa mismong desk yung payment nyo at saka yung registration. And sa ganon, maibigay na sa inyo yung mismong inyong passport. At pag naibigay na yung passport, nasa sa inyo na kung dito kayo kukuha ng finisher kit or doon sa mismong Makati. Kung halimbawa kasi minsan, walang stock dito ng size ng t-shirt na kailangan ninyo, sa Makati nyo na talaga ang kukunin. Kaya as much as possible, bago kayo pumunta rito, para isimulan yung Cordillera Level 1, mag-register na kayo kay Ma'am Jackie. Makipag-coordinate na kagad kayo through Messenger. Message nyo lang siya. Nandun naman siya sa Cordillera Adventure Tour na group at saka Facebook group ng Philippine Loop Adventure. So dahil ito yung first checkpoint, magpipicture na tayo. Hawak yung ating passport and then syempre, yung ating odometer, ililista rin natin and kung anong day. Siyempre, day number 1 ngayon ng aming Cordillera. At pagkatapos doon, sibat na tayo papunta sa checkpoint number 2. Ito na yung kay Lasadik. Tapos yung kanyang vehicle and kanyang passport number. So nakakita nyo na yung pagkakaiba ng level 1 to level 5. At yun yung mga paghahandaan natin sa mga susunod na Cordillera natin. Makipapakita ko sa inyo kung anong paghihirap bago mo makamit, makuha yung finisher kit na yun. Kaya mas maganda at mahalaga talaga na i-register mo na. Na sa ganun, merong katunayan na nagawa mo talaga yung ruta at pinaghirapan mo. Merong bagang resulta yung lahat ng pagod na ginawa mo sa Cordillera. So, nakapag-picture na ako, pero syempre, para meron tayong backup, dito, ayan, Ritz Legarda, Cordillera Level 1, at ang ating odometer reading ay 64,816.4. Oh, picture, yon. Kasi, wala kaming dalang ballpen. Kaya ngayon,
para meron lang reference, eh, video at saka picture lang muna. So dito natin siya ilalagay sa Ritz Legarda Baguio, day 1, and yung odometer reading natin. So ganun, ang next natin is Ambuklaw Dam and Petron Aritaw. So siguraduhin na lagi kayong may gasolina anytime na may madadaanan kayong gas station. Nang sa ganun, hindi kayo magkaabiriya na matuyuan kayo ng inyong motor. Ready na kami mga kabakbak. Pero syempre, bago tayo umalis at simulan tong adventure na to, tong challenge na to sa aming mga sarili, eh humingi muna tayo ng gabay sa ating mahal na Panginoon sa biyahe namin to. Pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Lord, gabayan mo kami ngayon sa araw na to na tatahakin naming biyahe. Bigyan mo kami ng guide at saka yung mga makakasama namin at iba pang makakasabay namin sa biyaheng to. Gabayan mo rin sila sa mga biyahe nila. And sana ay bigyan mo rin naman kami ng magandang panahon ng maghapon hanggang sa matapos namin. At gabayan mo rin ang aming kasama na sila Boy P, motor ni Juan, para sa kanilang Philippine Loop. Enjoy natin to, bro. Maraming salamat po sa lahat. Amen. First stop natin, first checkpoint, 40 kilometers pero isang oras. Thank you. Let's go. Grabe, tumatagos yung damig. Kaya kung gagawin nyo tong kordilera ng Berman, siguraduhin nyo na may mga dala kayong jacket na makakapan. First stop, first to go, basta walang traffic light, kailangan makikita bumaba yung paa mo. Baka may mga nagtatago dyan na nanguhuli. Burham Park, ayun, dun yung Burham Park. Ano, Bisti, gawin natin to ng wala tayong abiria, dahil ayos na ayos ka na, ha? Ipakita mo kahit na nakapag-Philippine Loop ka na, madami ka ng biyahing na pagdaanan, at mga bahana, mga nilusong, at mga lubak na ininda, kayang-kaya mo pa rin tapusin tong Cordillera Adventure Tour Level 1 Challenge sa ating dalawa. Okay, let's go! Sa nararamdaman ko ngayon, ang saya kasi nakakapag-motor na ako ngayon dito sa Baguio. Na dati, babiyahe ka, gagastos ka ng pamasahe, gagastos ka sa kada pupuntahan mo na sasakyan, tapos magagawa mo pang pumunta sa mga tourist destination dito sa Baguio nang nakakatipid ka. Pero syempre, doble ingat, triple ingat hanggat pare. Dahil nakamotor lang tayo, dalawa lang gulong natin. Military cut off-road. Wow! Nakikita ko na kagad yung ibang mga view rito. Sa totoo lang, kung halimbawang ikaw, walang sasakyan, napakagastos ng pamasahe kasi panay taxi dito. Karamihan, kung nagmamadali ka sa pupuntahan mo, napakagastos. Itong Baguio ang isa sa pinakapinupuntahan ng mga turista, lalo na't magpapasko. Kasi yung ang hinahanap nila rito ay yung klima na sobrang lamig talaga. Welcome, Panagbenga Park! Ito, Camp John Hay. Sa pag-uumpisa nung cordillera natin sa checkpoint 1, doon na rin nag-uumpisa yung bilang ng mga kurbada na tinatahak natin. Ayun na, dami ng kurbada. So yung 4,800 plus na yon, estimated lang yon. Paano pagka naliligaw ka pa, di pabalik ka pa, nadagdagan na naman yung kurbadahan na tatahakin mo. So dito sa Baguio kasi, ang dami ng mga kanto-kanto na papasukan. Kaya kung halimbawang hindi mo kabisado rito at hindi ka gumagamit ng mga app ng Google Map or Waze. Minsan, ang alam ko, reklamo dyan, lagi kang iniligaw . Waze, manliligaw. Pero para sa amin kasi, mas reliable si Google Map para sa mga ganitong mga biyahe. Kasi lagi nag-a-update yan ng mga dadaanan. Ito na, paakyat ng kurbadahan. Medyo hindi pa nagiinit si Bisti. Mamaya, ano na yan? Nagiinit na, Grabe. Opya. Yan ang delicates dito. Kaya dapat siguraduhin nyong kabisado nyo ang inyong motor sa mga paakyat. Lalo na't mga dikambyo ang gamit nyo. Correct. Tarik talaga, . Okay, teka lang, at may checkpoint dito. Hindi expired yung lisensya, no? Hindi po. Nagko-cordillera loop po kami ngayon. Sige, okay na po. Sige po. Salamat po. Apo, sir. Thank you, pa. Ay, sige, sir. Sticker ba? Teka lang, sir. Nandito lang. Sir, Level 1 pa lang. Check nyo na lang po, sir. Yung... Ito, sir. Okay na po, sir. Thank you po. Salamat po. Kinabahan ako, ha. Yun pala, sticker pala kailangan ni sir. Nakita kasi ka na, nagbablog . Ano na kasi, bro, maghahalalan . Oo nga, ang daming ang checkpoint talaga ngayon. Pag talagang comelec lagi yan, comelec checkpoint nakalagay. Yung gundo. Kurbadahan. Ito, medyo maluwag na yung kalsada rito. Pero maliit kasi.
two-way lang. Oh, ano, nasa dick, oh, eto na, oh. Yeah. Oh, ano, ano na? Babawi ako ngayon sa'yo sa kurbadahan, hindi sa rektahan. Talo mo ko rektahan eh. Kurbadahan, mag-ingat ka dyan. Hindi natin kamitado yung daan. Ha! Tiwala ako kay Shiba Tars pagka mga ganyan! Napakaganda! Sa ating nakikita dito. Oh. Woo! Sarap! Tindig balahibo ko ah! Ganda! Bungad ka lang, bro. Oop, anong meron? Oh, may ginagawa rito. Kaya talagang kahit saan ka magpunta ngayon, eh lagi may ginagawang kalsada. Napaganda. Ano nangyari dyan? Ba't nasa gitna yung kotse na yun? Dahil sa sobrang tagal na rin siguro ng kalsada, eh kailangan na talaga siyang i-repair. Nang siguro ay magtagal pa ulit yung kalsada dito. Karga muna, para siguradong di matuyuan. Pag natuyuan, lasa din! Kahit na 2 bar lang yung bawas sa aking gasolina, eh sinabayan ko na rin ang full tank para sigurado tayo sa biyahe. Nagsisigurado rin to si Lasa Dick. Ayaw na matawag ang kanyang pangalan. Malimutan bumili mo ng ballpen. Magkano po yan? Thank you. Oh, ballpen mo. 200 yan. Oh, mas matindi ka sa negosyante di ba? Okay, tara na. Let's go. Oh, grabe naman yung ganda nun. Tignan nyo naman yung nasa kaliwang yan. What the? What the? Grabe ganda. Solid. Ano na sila sa dick? Where are you, Lasa Dick? Oh. Yun, oh. Grabe, kitang-kita yung mga nito ng bahay, oh. Kurbadahang walang humpay. Aba, nasa na yung sila sa dick? Nabibilang niyo ba kung ilang kurbadahan na? Tansya ko, nasa ano pa lang eh? 100? ito na sila sa dick. Ano ka, nagpicture? Let's go! Oh, ano? Nasaan ka na? Ngayon mo ko angasan sa mga mabilis-bilis mong 120 na yan. Hey, wala ka dyan, mabangin ka. Loko-loko! Okay na ako ng ganito. Yung kaninang natatanaw natin, madadaanan natin pala yun. Yung parang may kabahayan sa bundok. Oh, maganda. Maganda yung design, no? Bahay. Ayan na. Ito na yun, no? Ooh! Nakating ganda naman. Sa susunod na cordillera natin, level 2, sana Suzuki! Naman na yun. Suzuki na gamit natin. Yeah. Oh, sana napapanood niya to. Lang yan bro, pagka nasirahan ka talaga dito, wala kang dalang gamit. Paktay na! Wala! Ako meron. Anong tools gamit mo? Nakapamakla. Oh, ang tanong. Oh. May pamalit kang pyesa pagka ano, may ano. Wala. Pero ang madalas naman natin siyempre yung dala, eh yung madalas na nag-wear and tear ng mga pyesa na katulad ng belt, kung nakikita nyo, eh tatlo yung meron ako ngayon. Kung magka-abirya man, eh wag naman sana yung wala tayong dalang pyesa. Sabi lagi, expect the unexpected. Pag mga ganyang adventure, bahala na si Batman. Sa totoo lang, kapag kayong mga biyahe na tipong wala kayong naranasang bawang abirya or ano, parang hindi gaano excitement eh, wala kang ano eh. Yung challenge na nga eh, nandun na yung challenge eh. Kung paano mo haharapin yung mga bigla-biglang sumusulpot na challenges eh. Ay, masarap. Walang buhay na laging patag. Parang bundok yan, may buhay natin. May mataas, may pababa. Ganun talaga. Kaya importante, matuto kang mag-adag kung ano yung mga nangyayari. Kasi nangyayari talaga yan. Kahit hindi natin gustawin yung ibang militan. Dash Lasa Dick.
binilang mo na ba kung ilang kurbada na nakaano natin, natatahak natin? Ay, naku, may hilo ko kasi silang ng kurbada. Oh, banking! Kung mapapansin nyo, ilan na lang pala yung ano dito, nadaang sasakyan sa ruta na to. Ano to, may daan dito. Ba tayo? Hindi. Ba tayo bababa dyan, gagi? Baka niya tayo makaakit yan. Alam ko, gusto mo eh. Gagi. Madali akong kausap. Law of attraction. Ano? Magkakaroon kami ng drone. Magkakaroon kami yan sa oras na mag-cordillera ulit kami. God will always provide. Kung anong kailangan, mas kailangan, yun ang ipoprovide ni Lord. So kung gagawin nyo nga pala itong cordillera, ay siguraduhin nyo makapal pa ang inyong brake shoe at brake disc pad. Kasi talagang pepreno at pepreno ka dito. Tingnan nyo naman yung tatahakin pa natin, parang bulate o. Oh. Wala na si Lasa Dick, wala na, andun na o. Oh. Pagdating na naman ng rektahan, ako na naman yayariin yan. 32, 21 kilometers pa. Grabe, bagal talaga pagka panay kurbada. Welcome, Roadside Itogo Benguet. Oh, ang ganda rito. Oh, oh yeah. Huwag kang o-overshoot dito. Ang hirap dumaan pala dito pagkagabi or madilim na. Oh, lalo kapag ka wala kang malinaw na ilaw, kari ka dito. Yung pa pala, ang isang kailangan nyo i-consider kapag ka cordillera, ilaw na malakas. Kasi di mo masabi kung abutin ka ng gabi or kung gusto mo, madilim pa, ititirahin mo na itong cordillera na to. Thank you! Safe trip! Thank you din po. Salamat sa paalala. Ang sarap. Huwag ka lang malilibang masyado. Naalala nyo nung Philippine Loop namin doon sa may Bungabon? Na halos sumuka ako sa mga bankingan? Yun na yung practice natin. Kumbaga, eto na. Yung mismong pinag-practice natin yun. Kumbaga, let's put up to the real test yung naranasan natin ng Bungabon. Ang kurbadahan naman kasi doon, panay siko. Eh dito, halos malalaki naman yung ano, yung pakurbada niya. Eh okay lang. Hindi ako gaanong mahihilo. Pero di tayo sure. Meh. Eh, bakit meh? Baka nga pala 'yon. Ngo. Mali. Ay! May mga tachi. Madulas 'yan. Kahit ano pang gulong, pag sinagasaan mo yung mga tachi, dulas ka diyan. Oh, grabe. Teka lang. Pinakita ko maganda. Oh. Doon kami bababa, oh. Oy, tumigil ako. Ito, ako sa tabi. Uy! Yun yung bababa natin, oh. Ano, kaya? Bakit yan? Green na green yung nakikita ko ngayon dito, oh. Di ba? Sa ano na ang shipa, green na green, oh. Doon tayo bababa mamaya. Oy, sila sir, ang dami din dalaw. Ito yung isang kagandahan. Kapag ka sa mga Philippine Loop at saka Cordillera Loop, ang gusto talaga nila is i-enjoy mo yung biyahe mo. Hindi yung parang tipong sumali ka ng endurance na nagmamadali ka. Ang nakalagay nga doon, it's not a race. Nakalagay sa likod mismo ng passport ng Cordillera at Philippine Loop. It's not a race. Oh! Oh! Walang yung kurbada para ito yung sa nagkarlan, ha? Ayan, dito na tayo sa mismong natatanaw natin kanina doon sa taas. Ito na yung mismong babaw. Ito na, andito nakaparada kanina yung kulay dilaw. Ang ginagawa nila? Ano yung sira? Grabe, oh. Woohoo! Oh, Bukod Municipal Hall 31.18 naman, Pulag 35, Kabayan Municipal Hall, Kabayan 58 kilometers. Grabe yung mga dala, oh! Ito pa, yung mag-GX! Sabayan nga natin, sabayan natin. Yay! Kaya natin sabayan yan. Panikurbadahan naman, eh. Hirap yan sa, oh, tabo, oh. Yeah, big bike. Darating yung time na ganyan din tayo, bro. Ayan, oh, lima, oh. Pa? Sabi niya dyan, Max, darating tayo yung time. Good, kami. Ganyan dala natin, Himalayas na tayo. Titigil muna sila, sir, eh. Ayun muna sila. Yes, sir. Ride safe, oh, ride safe. Grabe, ride mga safe, sir. Yan, eh. Ingat! Alakay grabe. Mga ano nila? Ng motor? Nakaka-inspire makakita ng ganun tapos ganun karaming dalang gamit? Bagay na bagay sa atin yung na... Grabe, kurbada na to. Opya!
Kala, narinig yung siguro sa'yo yung sabi ko, nasasabayan natin, hindi kaya yata tumigil eh. Okay, uy, may hangin bridge oh. Tao lang yung makakatawid. Anong to? Anong tuloy kaya to? Malalaman natin. May mga kainan pa din dito eh. A donut. Picture tayo dito, mukhang maganda. Picture-picture lang, tapos ngayon napansin ko, wala palang signal dito sa lugar na to. Ayan oh. So kung naka-Google map ka, wag mo nang i-X yan. Dire-diretso mo na hanggang sa magkaroon ng signal. Wala nga signal dito. Tara! Hindi ka makakapag-send dito. Biskuit! Ito. Ayan po, dalawang itlog. Thank you. Meron na kaming baon. Let's go! Ayos naman pala dito, may mga makakainan. Tapos may madadaanan din kayo mga gas station. Sarap hangin. Dito sa parting baba, maaraw, mainit na. Kaya kung hindi ka umaandar, mararamdaman mo talaga yung init. Dito pala may mga madadaanan ka rin mga kahit papano na landslide na maliliit lang naman. Mainit na. Pero okay na yan kaysa sa umuulan. Ito, inanuhan na pala to para hindi magkaroon ng pagguho. Yan yung kalimitang ginagawa ngayon eh. Tsaka bubuhusan ng semento yon. Yung pala yung net na naandun, yun yung pinagkakapitan ng mismong semento na pagbubuhusan. Ito na, nag-connect na ang Lasadik. Lasadik! Hey! Ang ganda ng pagkakaanan ng daan, okay? Tangkita mo yung kurba daan, oh. Shoo! Tapos bundok, oh. Dito mo lang makikita yung mga ganyan-ganyan. May mga ganyan-ganyan landslide, oh. Ito, ganito yung makikita nyo. Diyon sa mga may net. Pagkatapos lagi ng net, bubuhusan ng ganyan, oh. Yung parang sa may semento. Para sa ganoon, hindi na siya magkakaroon ng landslide. Ayos yung mga naiisip na ngayon eh, no? Para ma-prevent yung landslide. Minak Bridge. Minak pa pala to. Kala ko yung sana na. Ambuklao Bypass Bridge. Mamaya, pagka nandun na tayo, check na nandun na tayo sa first checkpoint. Ito na, malapit na, Ambuklao Dam. Oh, ang ganda ng ano. Ang ganda ng kulay ng tubig dito, kulay green. Nep, ang ganda ng baba, oh. Kulay green talaga. Oh, ang ganda, ayun, oh. Woohoo! Oh, eto na. Pabagyo, paambuklao dam, dun, diretso. Tinanong ko yung isang residente rito na kung saan yung Ambuklao Dam na ano. Kasi may nakaturo dito, ayun, Ambuklao Dam, diretso dun. Eto na kasi yung Ambuklao Bypass Bridge. Ano po yun, ma'am? Ah, mas maganda po dito. Okay, sige po, salamat po. Diretso raw dito. At makapag-picture na ng first checkpoint. Pero yung balik natin, doon din naman yan. Or may daan din naman yata rito. Uy! Bajaj RE! Tuk-tuk! Oh, meron dito. Daming tuk-tuk, oh. Red, white, blue, red. Meron pala dito yan. Kala ko, hindi ako makakakita ng tuk-tuk dito eh. Continue for 1 kilometer. Oh, continue for 1 kilometer pa eh. Ito na pala. Nasa kanan ko, ayan o, Ambuklao Dam o. Napatingin ako, ito na pala yung dam. Akyat. Ambuklao Hydroelectric Power Plant. Ah, ito na. Napakatarik pala nito. Ambuklao Dam. Woo-hoo-hoo! Ano? Tara na, kaya pa! Ang tarik ka ba? Ambuklao Dam Access Road, first checkpoint. Dito na kami. Boom. Pass the bridge one at a time. Bawal magparking sa gitna. Talagang ano lang. Pagkalagpas doon na tayo magano. Ano? Woo! Bawal magparking dito. Para may umuulan-ulan dito. Napakalupit. Doon tayo magparking. Bawal dito sa mismong dinadaanan natin. I-picture lang tayo. At ang ating checkpoint. Ayan. Dito pwede. Boom! Tarating na rin natin ang first checkpoint. Ambuklao Dam. Dito tayo sa may pinakataas. Ambuklao Dam, checkpoint number 1. Ating odometer ay 64,858.7. Ayan, pakita ko sa inyo. Ganito ang magiging itsura pagka every time na punta ka ng checkpoint. Anong day? Day number 1 tayo, di ba?
Ayan, simula natin sa Rich Lagarda, 64,816.4 enyo ngayon sa ating Amboklaw Dam. Next natin, Petron, Aritao, and any tourist destination ng Banawe. Doon naman tayo next. 3 and 4. Tingnan natin kung makakailang kaming checkpoint ngayong araw na to sa day 1. Hindi naman tayo nagmamadali kahit abutin pa tayo ng 3 araw. Yung iba kasi, syempre, sa budget din. Yung kanilang iniisip, kaya minsan ginagawa lang nilang 1 day sa mga enduro rider kalimitan, and yung iba naman 2 days. Pero kaya talagang tapusin agad ng 2 days. Kahit nasabihin natin na sobrang dami ng kurbada na makikita ninyo. Doon nahahawig pala siya sa Kaliraya, yung mismong yung lake sa amin sa Laguna. Ang kaibahan lang noon, hindi ganito yung yung mismong daanan ng tubig. Kundi may malaking tubo na pababa, which is yun yung humihigop naman ng tubig pataas pagkakailangan or babawa sa taas ng Kaliraya Lake para ibaba sa Laguna, Dibay. Ay, ito, parang ganun din yung concept. Hydro power plant. Boom! Lakas ng hangin! Napakalakas ng hangin. Pagkatapos namin mag-picture doon sa first checkpoint, hahanap lang kami ng magandang spot na pwede kami kumain nila sa dik. Pagkatagpas mo pala, ito ang dadaanan mo. Parang yung yan, oh. Buti na lang pala, doon kami sa kabila. Dumaan kanina. Eh ngayon, ito paakyat. Ito ang dinadaanan ko ngayon, oh. Buti, malakas si Bisti ngayon. Oy, 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 oy. Kaya ba yan? Sige, 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 oy, 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 oy. Muntikan pa akong bumangga doon. Muntikan pa. Wala niyang yan. Nangamoy kahit pa paano yung clutch lining ko . Saan tayo? Ayun pala, waiting shed. Wala niya. Muntik pa akong bumangga dyan. Ang kapit ni ship . Buti kapit na kapit sa Kaso, muntik pa akong bumangga rito. Taga lang, taga lang. Iayos ko lang. Baka tumaob. Nag-aalangan ako dito. Ay puta, bumigay na yung ko. Yung sapatos ko. Pare ko. Ay. Gagi. Lumabas na yung dila. Oh. Ay, nasira na. Ala. Nasiraan na ako. Grabing cordillera yan. Humihingi na ng kapalit kagad . Wala pang isang taon, nalaspag ko kagad. Opa. Wala tayong kapit sa kanang paa. Woo! Cordillera! Kinabahan ako dun. Kitang-kita ko. Kala ko sasalpok ng Insta360 ko. Buti naiiwas ko. Okay siya, 12:30, kahit kailangan mo nalagyan ng pagkain ng aming mga tiyan. Kung may madaan naman kami, kailangan namin magano ng dadaling tubig. Grabe init. Sino ba kasing nagpauso ng hoodie jacket sa ganitong panahon? Next natin, Aritao, which is 74 kilometers or kulang-kulang 2 oras natin lalakbayin. Itlog. Ang palakas ng tuhod. Okay, time check. 1 p.m. At nag-enjoy lang kami ng tambay dito nila sa dik. Dahil nagkwentuhan lang muna. Next checkpoint na tayo, Aritao. Ay, diretso, Aritao, Aritao, Aritao. If ever man, kung saan kami makakarating or makailang kami ng checkpoint ngayong araw na to, bahala na. Basta, ang mahalaga, enjoy at masaya kami. Gurel Junction, 13.2 Bukod, Benguet, Nueva Vizcaya. Pupuntaan pala namin Nueva Vizcaya. Doon kila Norris dyan, yung sa Sati Amusement Park. Sa may bangbang, mahaba-habang two-way run yun . Pag bumaba na ng bundok . Kasi hanggat di pa kami nararating namin yung Sagada, Besampas, Banawe, bundok pa rin tayo. Oh, tarik . Ayan, ingat, tulad nyan. Oh, meron landslide na ganyan, no? Ay, paano kung gabi? Mahina ilaw mo talaga. Naku! Wag na wag pala kayo magpapawala ng dalang tubig. At talagang pagka ganitong kainit, baka ma-dehydrate kayo. Buti na lang, may dala ako. Sila sa dik, di nagdadala . Ayun, buti, meron pa ako natira. Paghanap natin ng mabibila ng tubig, malagyan ulit tong aking lagayan. Paakyat na naman tayo. Bumaba, aakyat. Bababa, aakyat. Ganun lang naman ang ruta nitong level 1 . And karamihan ay nakasementadong kalsada. Kaya kung anumang motor ang gamit mo, sigurado mong kakayanin yan. Di pa kami nakakalayo na sa dik. Meron ako nasipat dito na magandang view. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Yun . Tingnan mo . Nagtitindigan yung balahibo ko sa ganda. Sarap pagmasdan. Ito yung kagandahan pag talagang mga gantong
adventure ang gagawin mo. Pwede kang tumigil hanggat gusto mo. Sarap. Tara, diretso biyahe. Medyo nagpa-relax lang sa nakita naming view talaga. Diretso ulit sa bankingan! Alam nyo kaya ako gumaganon? Kasi yung bigat ng aking motor at saka ng dalahin, dinadala ko para lumiko. Kung hindi ko gagawin yun, mahihirapan akong lumiko eh. Inoorberte ka na ako ng ano. O din nga, hinayaan ko na lang eh. Hawa lang ako sa kanya. Napapapikit na talaga ako. Lintik na hangin yan. Anda, may gaban. Sarap eh. May si kuya ka, natutulog na sa ilalim oh. Ayan oh. Inantok ko. Oh, sleep talaga. Sleep talaga no? Oo. Oh, ganun sana. Bumaba ka na dyan. Tulog ka din sa ilalim ng motor. Ito mabangga ka. Gagi. Kaya sa ilalim ng kotse niya eh. Ngayon na, pag nagtumba si Bisti, dagan ako dito. Ayun, hindi man tutumba yung kotse. Yung sasakyan na four wheels eh. Uy, mini falls. Mini falls. Oh, mini falls. O tara. Digo. Digo tayo. Pampagising. Grabe. Pag may pang lima na mini falls tayong madaan, naliligo talaga ako. Oh, look at that view. Habang pababa kami ng pababa, oh. Ayan, baba na tayo. Nasa parting baba na talaga tayo. Taal Bridge. Oh, mabuhangin. Tumigil na kami dito sa tindahan at bumili ako ng tubig. Lagyan ko na yung aking flask. Tapos, kumain ng chocolate. Ah! Pampak ng pante! Ayan, inaantok ko pa. Ano, inaantok? Yeah. Ayun oh, Nueva Vizcaya na tayo. Nueva Vizcaya. Oo, Aritao. Thank you for corporation. Aritao. Thank you. Aritao, Aritao. Oo. Oh, bro. Oh. Mukhang nagbabadyang umulan ah. Oh, loko. Tingnan mo naman ang kalangitan, ang mga ulap. Ang lamig na naman ang hangin. Ano naman. Aritao, Nueva Vizcaya? Oo, Aritao, Nueva Vizcaya. Aritao pala yan. Baka ganun, parang bumabalik-balik lang tayo. Bakit? Parang yun at yun ulit ang dinadaanan natin? Eh alam mo kung bakit? Bakit? Loop nga eh. Loop nga, kaya pa ba, ano, paikot-ikot. May loop na paikot-ikot din naman, hindi naman sa ano lang. Naano tayo, ang tawag doon? Deja vu. Naantok talaga ako bro. Yun lang. Ayan, waiting shed. Ay kaso, may na tayo, paya. May nakaparada. Ano? May motor. Hanap pa tayo. Uy, ano lang? Doon pa sa party doon. Meron pa naman yan. Inaantok ka na rin. Ayan o, oh, nagbabadya o. Oh. Baka abutan pa tayo ng ulan. Hey! Maabo na! Ayan na nga. Umuulan na. Ayan na naman siya. Ayan na nga. Teka lang, kailangan kong tanggalin yung ano ko. Yung wireless mic ko. Abon pa lang ha. Pinaparamdaman na tayo ng ulan ha. Ito, makisilang muna tayo dito. Pwede ba? Ako, siguro. Hindi tayo makakano dyan. Ano? Tindahan eh. Baka sabihin eh. Maharangan natin. Ay, saan tayo? O, bumili na lang tayo para makapadada. Ay, saan? Ayun, andito na. Daretso na. Ayun, dami pa kasi yun eh. Ito, waiting shed. Napaganda pa. Ayun. Waiting shed na lang. Teka lang. Yung mga gamit ko. Kailangan kong lagyan ng takip. Ay, puta, di ko mabuhat. Kaya mo yung iyo? Ako, tulungan mo nga ako. Tagilid. Iyon! Gamit. Kailangan ko lagyan ng plastic plong. Tapbox bagata. Tatagusan to ng tubig. In 32 kilometers, turn right onto D. Nukulo ko to siya na salta pa ng salta sa Google Map. Tumigil muna kami na ulan. Ano ka ba? Umila rin naman agad yung ulan. Pero mukhang may ibig sabihin kaya kami biglang ano inulan eh. Parang gusto muna kami pagpahingahin eh. Talagang inaantok na eh. Buti na lang kamo sa mga dinadaanan dito eh may mga waiting shed na ganito. Ano? Inaantok pa? Tayo umiglap na muna ba? Pipikit-pikit. Ano, pag napapikit ka na matagal dyan, meron tayo talagang kalalagyan dyan. Problema lang natin, yung motor natin, isa na ipaparada, nasa may tabing galsada eh. 233. 39 kilometers. Maya-maya, iglip lang muna kami. Siguro mga 3:30 kami lalarga. Kahit isang oras na iglip,
Iglip ba yun pag isang oras na? Tulog na. Tulog na yun, isang oras eh. Siya wala, nalakas eh. Baka dito yata kami tutulog ah, ngayong gabi ah. Kumukulog pa. Alas tres. Grabe! Galit-galit ang kalangitan! Diyan ka muna, bisti. Mapapalaban na naman sa waiting shed ang mga hampas loopers. Toto na to! Grabe yung ano pala rito, agos ng tubig pag umuulan. Gagi! Oh, hintik yung ano, yung tubig oh. Halos yung mga bato-bato na dadala na pababa oh. Delikado talaga sa kabundukan kapag ganito kalakas yung ulan. Hanggat ganito yung magiging panahon sa bawat biyahe namin, sigurado na matatagalan kami. Mas pinapriority rin pa rin namin syempre yung safety namin kaysa agad matapos yung Cordillera Level 1 na to. Alam ko sa iba, sasabihin, mabilis lang at kayang-kaya nilang gawin yan kahit umuulan. Ayun yun, pero iba kasi kami. Mas gusto namin na ine-enjoy. At the same time, safe pa rin kami. Pero ganitong hapon na at magagabi na, malaman na mamaya kung ano mangyayari. Iba talaga kasi kapag ka ang daan ay panay kurbada. Ang tanging pagkain na meron kami, eh yung bawang pa namin kanina. Ayun lang yung kinakain namin, itlog. Ano ba to? Parang malagkit. O malagkit nga to. Ang kalaming. Oo. Tapos, ito yung sa akin, natitira, breadsticks. Buti na lang, bumili pa ako tubig kanina. Siguro sa magdamag, baka ito lang laman ng chan ko ngayon. Kung bukas, doon na lang makakain ng maaga. Ito, nandito pa rin kami sa waiting shed. Sobrang dilim ng paligid. Siyempre, dala natin yung ating ilaw na binili gamit ng camping. Ang silasa dito. Nag-live yan kanina, nag-update. Tayo na naman kami dito sa gabi na naman sa waiting shed. Ang waiting shed, boys! So sa pagkain, meron namang yung kanina, 'di ba, nung bago tayo sumilong dito, meron tindahan. So try namin na mag-ano doon. Kung may pagkain na luto na or kung wala naman, kahit chicken mami eh dito na lang lulutuin. Or doon kami doon na lang magpaluto para di na kami gaanong hassle sa pagluluto. Di naman all the time meron tayong makikita na tutulugan na pwede tayong mag-hotel, transient, mga ganyan, di ba? Kaya kailangan always be ready sa mga sitwasyon na ganito. Hindi ka pwedeng maging maselan sa panahon na to. 6:30 pa naman, bago ako umalis nun sa bahay, eh nakahanda na rin ako na mag-download ko yung mga episode ng One Piece sa Netflix. Kaya kahit pa paano, meron akong paglilibangan dito. Basta na-download nyo na yung gusto nyong panoorin sa Netflix. Kahit naka-offline pa yan, eh mapapanood nyo. O ayan o, meron akong 4 na episode o. Tips ko yan sa inyo ha. Sa tuwing babiyahe kayo, para anytime na wala kayong gagawin o gusto nyo ng pagkakabalahan, napapunta rin kayo sa mga ganitong lugar. Mag-waiting shed din kayo. Eh meron kayong pagkakabalahan na panoorin. Netflix and chill sa waiting shed. Tingnan nyo na kung gano'ng kadilim. O ito sa amin ha. O, pag tinanggal ko ilaw, wala niya talaga. O. Kaya pagka kahit may maliit na ilaw lang eh, kita ka agad eh. Punta si Lasadik doon sa tindahan para tumingin ang kakainin namin. Kabili na ng kakainin namin. Anong kainan na yan? E di na tayo, cowboy style. Dito na lang kakain. Ano, di ka man nabasa? Tinitesting ko lang yung bago kong kapote. Yabang, palibasa. Ganda ng kapote ng isang to ah. Magkano ang ano ko dyan? Atraso ko? Ano lang yun? Lahat? Tag 150 tayo. Tag 150? Oo. Kano yung ulam? 110 yung ulam eh. 20 yung rice. At least, nakakatipid pa rin kami sa ganito. Iisipin mo kung sa hotel na naman kami. Maghanap kami. Magkano na naman yun? Ang mga ginagawa namin ngayon, tipid mode kami. Pinagkakasya lang yung budget na meron kami at hawak. Anong kanin to? Ang dami yata ng kanin natin. Tigdalawa to? Ah.
Ah, okay, sige. Para chicken lang. Sure. Yan. Tapos? Tapos, piritong manok. Ilang ano yan? Isa lang. Isa. Atiin lang natin. Oo. Ah, oh, sige. Natuyot na yung sabaw ng ano. Kumbaga kasi ano eh. Ano yan? Adobong tuyo yan. Adobong tuyo. Ah, adobong tuyo talaga. Harap ah. Harap? Nararamdaman ko na nga rin kanina na ano eh. Kumakalam na yung chunk ko eh. Sana bukas, wala nang ulan. Sana. Wala ba bang ganito lang naman din kanina yung ulan bukas? Pwede na naman tayo tumarap. Makakalam na nyo yun. Tsak na sisigat naman siguro ang araw bukas ang mabi pala. Sa hapon lang talaga kalimitan siguro ang ulan dito sa kabundukan. Kaya kung halimbawa nga doon, kahit makatatlong checkpoint man ng bukas, siguro naman sa puntong to makakabawi-bawi na tayo ng tulad na mahimbing. Nakakita niyo ba? Kung umuusok yung bibig ko, ayun o. Ganun na kalamig dito. Napakita ko sa inyo yung kay Lasadik. Kung nakikita sana sa camera. Ayan. Oh, grabe na yung lamig. Nararamdaman ko na tumatagos na sa katawan ko tsaka sa paa ko kahit naka medyo sa sapatos ako. Umuusok sa lamig tsaka wala pang toothbrush. Kakakwentuhan lang naman kami ni Lasadik. Siyempre, plano-plano ulit. Gugulatin na lang namin kayo sa mga planong ginagawa namin. Di ka pa naglalatag. Mamaya, ay siya. Ano oras na ba? Ano oras sa'yo? 8:30. You're the best I've ever seen, but you are not better than him. If you fight him tomorrow, you're going to lose. Why do you even give a shit? Because you're my friend, you idiot. Madaling araw at kailangan na namin kumilos at talagang sobrang lamig dito, napapabaloktot as in baloktot talaga kami dito sa lamig. Lasadik ka, naririnig ko kanina umuungol na sa lamig eh. Parang alas 8 pa lang kagabi eh. wala na talagang ulan hanggang sa ngayong umaga. Wala na, mag-aayos na lang kami ng gamit tapos good to go na ulit tayo. Day 2 Cordillera, pagpatuloy natin yung biyahe na naudlot natin kahapon. Tayo mag-ano muna, mag-pray muna tayo ba? Malaman, santo men. Praise the Lord, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Aming Diyos, kami po'y dumadalangin yung araw na ito. Dumadalangin po kami ng patuloy na pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan. Maging maayos po yung biyahe namin sa mga lugar na aming pupuntahan. At lahat po ng pangangailangan namin ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning, bro. Good morning. Hey. 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 Tara. Ay, Magina. Uy, nawala agad ang aking ilaw. Mukhang nalobat na nga agad ah. Alam ko, lobat. Ba't yan na matagalin ang ilaw? Nalobat na talaga ang aking ilaw sa camera. Tara, dahan-dahan lang naman muna tayo eh. Lamig! Napakalamig! Itong kaliwang bahagi, ito yung ano, bangin. Pero dyan natin makikita yung view kung merong sea of clouds. Biro mo kung kahapon, pinagpatuloy namin itong biyahe na to. Eh, rumaragasa yung tubig dito pababa eh. Tapos may mga kasamang bato, tapos ganito pa yung daan, panay twisties. Woo! Thank you, Lord! Sa magdamag at na... Nakapagpahinga kami kahit sa waiting shed. Yung waiting shed doon, dinikitan ko ng sticker namin eh, para may patatandaan eh. Huwag lang sanang tatanggalin. Lasadik! Oy! May kukwenta ako sa'yo. Ano? Di ba kagabi? Oo. Natutulog ka na. Oo. Humihilik-hilik ka pa nga eh. Oo. Ako nanonood pa ako, nanonood pa ako ah. Oo nga, nakita pa nga ako ta. Tapos umihi ako. Oo. Tapos pagkatapos kong umihi, eh di walang nadaang sasakyan. Oh. Kinabahan ako, biglang mayroon parang sumusutsut sa akin, sabi ah. Gumanon, edi hindi ko pinansin muna nung una. Oh. Tapos nung pag-upo ko, meron na naman, sabi ah. Kinabahan ako. Oh. Edi, hindi na ako nanood. hindi na ako gumalaw, tapos pumikit na ako. Oh. Ayun, pinapakaramdaman ko. Oh. Kung meron pa susutsut sa pangatlong beses, oh. Eh wala na. Kung pumangatlong beses, gigisingin na kita, tara na! Ang yun.
Kinilabutan ako doon. Kaya ka pa matulog, ha? Mag-alas 12 na, yung ano, oras. Di ba, ginising kita, sabi ko, kung malaki pa yung panlatag mo, sabi ko, tatabi na ako kay Lazadik. Baka mamaya, biglang may kumuhit sa akin dito, eh. Sa likod. Kinakabahan ako, eh. Pero natutuwa ako dun sa ano, yung sa asong binigyan natin nung ano, nung pagkain. Nagbabantay doon. Oo, nagbabantay. Buti nga, pinakain natin eh, kaya bumantay siya dun. Babantay-bantay nga. Sakto, no? Alas 5, nakaalis na tayo. Ito yata ang maaga nating larga ngayon. Babawi tayo dun sa hindi natin nadaanan ngayon, kahapon. Saglit lang naman tayo, pagkakape, konting kain, diretso na rin tagad tayo. Liwanag na rin yun, pwede na yun. Kaya nga, ayun na, 24 hours, Soyo Soy Cafe Restaurant. 24 hours. Kaping Barako for the morning breakfast. Yes, bro. Skyplex lang akin, iyo. Ah, yung kahapon mo pa yan, ha? Hindi. Ano ba yun? Ah, dyan mo binili yan? Dito ko na binili. Naubos mo ba yung kahapon mo? Yung binili na. Pero mamaya na lang. Ah. Ito, may nakita lang akong tarpaulin dito. Ito pala ang mga tourist destination dito sa may Cayapa. Panoramic Cayapa, tourist, the summer capital of Nueva Vizcaya. Mount Ugo, Mount Tugeo, ito Falls, Dumiling Falls, Adon Falls, Libawan and Abatrice Terraces, Buwaka Lake. Nasa Cayapa lang pala kami. Ganda ng place. Malapit pa kasi ito, bro. Ha? Malapit pa kasi ito kaya Cayapa. Pag malayo na, hindi na. Hindi na. Suzuki! Oras na! Oras na para mag-motor! Kaya pa? Kaya pa? Ah, okay. Pagsuko na. Suku na. Suzuki! Oras na! Oras na para mag-motor! Agang-agang ingay namin dito. Kami lang yung tao. Pagkatapos namin magkape at kumain ng agahan, 5:30 ng umaga. Wala rito ang signal, pero meron ditong wifi vending machine sila nanay. Ayan, nagbubukas na rin si nanay, oh. Paliwanag na! Sayang, nakikita ko doon, mahamog. Kung halimbawa nung kanina, pababa pa lang tayo, sigurado meron sea of clouds doon. Pero meron pa naman siguro tayong madadaanan at maaabutan along the way. Let's go! Good morning, good morning, good morning, good morning! Tingnan natin kung makakain ng checkpoint tayo ngayong araw na to. Isikat na ang araw doon sa mga bundok na yon. Woohoo! Taas agad natin, ha. May mga bato-bato. Ayan. Kagabi lang kaya yung mga landslide na yon. Yung mga parang prone talaga sa landslide, dinalagyan nila ng ganito, no? Harang. Oo. Parang hindi na dumaretso sa mismong kalsada. Oo. Yan mas inaano nila ng maraming harang. Tapos may butas-butas para doon na lang ano yung tubig, no? Oo, patas. Yun, oh! Tingnan mo naman, bro! Kung gaano kaganda! Yun! It's a beautiful day! It's a beautiful day! Ayun, oh! Ayun! Mukhang fog, ano yun, oh? Sea of clouds yata, oh. Dito, hanap tayo ng maganda-gandang ano, pagtitigilan. Ayun nga, bro! Pero hindi ba ganun kasi of clouds? Medyo mababa pa tayo. Ay! Basta dito, pag kami nakasalubong ang rider, ang businahan, yun yung bati. Ayun! Mabas, ang ganda. Oh. Jayo! Nakaka-relax na umaga. Ganito ba naman makikita mo habang nagmumotor ka? Bagong umaga. Ewan ko na lang pag di ka pa na-relax dito. Yung tipong yung mga problemang iniisip mo eh mapapaltan ng sarap ng pakiramdam. Eto bro, dito pwede tayo dito? Pwede man tumigil dyan eh. Ipaalam lang tayo siguro. Oh, dun. Meron dyan, pwede? Eto! Wait lang, Tigel, as usual. So, grabe. Kaya namin inaano laging huminto. Kasi di naman namin alam kung kailan pa ulit makakabalik kami sa ganitong lugar.
Kaya ang ginagawa namin talagang pagka nakakita ng magandang view, eh tigil talaga. Grabe, ang ganda. Doon magmumula yung araw. Ay putek, kinilabutan ako sa nakita ko. Parang ito yung picture ng Cordillera, oh. Tingnan natin doon sa passport, tingnan nyo ha. Parang yan yun. Oh, tama to, oh. Yung itsura niya, meron lang pine tree dito. Pero tingnan mo naman yung pagkakaano. Ayan, oh. Tingnan nyo naman, oh. Hinihintay talaga namin lumitaw muna yung araw bago kami umalis. Ang sarap pagmasdan pag gaganto eh. Yun, lumitaw na yung araw. Kung sa iba, yung ganitong umaga ay normal lang sa mga nandito. Pero kami, mas mana-appreciate namin yung ganito na nakikita namin. Papalabas pa lang yung araw, lalo't ganito kaganda yung view na nakikita namin. Tingnan nyo talaga to, parang painting lang eh, pagkano eh, oh. Ganda ng pagkakakuha na eh. Simulan na natin ang umaga, ng maayo, ng maganda. Let's go! Ano, tara na! Woo! Balik sa kurbadahang kalsada! Kaya kung halimbawa ngayong araw pagdating ng maghapon ay maganda ang ating panahon, mas okay. Pero kung halimbawa pagdating na naman ng hapon ay nagbabadya na namang umulan, eh kailangan na ulit namin makahanap ng ano, masisilungan or kung halimbawa meron kaming matutuluyan, mas maganda. So may kukwento nga pala ako sa inyo. Habang kagabi sila sa dik na tutulog, time na nanonood ako, bigla may lumapit sa amin na nakamotor, naka-sniper eh. Akala ko kung anong ano yung sa amin ng lalaki eh. Pero nagtanong siya sa amin, sabi sa amin, kung nasiraan daw kami. Eh sabi ko naman, ah, hindi po kami nasiraan. Nag-ano lang po kami, dito lang po kami nagpapahinga kasi inabutan kami ng malakas na ulan. Tapos nagulat na lang ako dun sa lalaki. Bigla niya kami tinanong, kung gusto daw namin, eh doon na lang kami tumuloy sa kanila. Malapit lang naman daw. Eh syempre, kami naman, nahihiyari naman kami. Di naman din namin gaanong kilala at nung gabi lang kami, namin nakakilala. So syempre, tinanggihan na lang na muna namin. Syempre, sa ganitong biyahe, marami naman talaga tayo makikilala ng mga iba't ibang tao na mabuti yung pakay. Pero syempre, along the way, di pa rin tayo sigurado eh. Di ba? So, mas okay pa rin na isipin pa rin natin yung safety natin. Pupunta sa malalayong lugar, may mga magpapakita sa'yo ng mabubuti na aalokin ka ng tulong, which is okay naman. Pero kasi pagka ganung matutulog na ako sa ibang bahay, medyo naninibago ako, lalo hindi pa naman namin lalong kilala pa. Ano, Lasadik? Tama. Kasi, siyempre, first time magkita, tapos sa bahay. Oo. Okay, okay naman talaga yung meron mga ganun. Okay lang kung at least nakilala mo na followers. Oo. Diba, nagka-chat-chat na kahit paano. Pagka kasi biglaan na ganun, mahirap pa rin talaga. Oo, mahirap pa din magtiwala din kasi. Sa totoo lang. Pero na-appreciate naman namin yung alok niya, yung tulong na inaalok niya sa amin. Oo, thank naman. You bro, kung sino ko man. Ano, nakakailang curbs ba tayo dito? Lambak. Tulay, tulay, pagkababa. Tulay to. Dito sa ano, Pinkian Bridge. Dito sa Kayapa. Ayos, parang lahat ng nadadaanan natin pagka gantong bulubundukin, yung etong mismong tulay, eh nahahawig lagi sa bungabon. Pero eto nga lang, walang gaano ilog. Ang daming lang mga gaano na buhangin ng kuko. Nagkukuha ng buhangin tsaka mga bato-bato. Graba. Ano? Anong-ano? Mahabang tuwid na to, bumawi ka ngayon sa akin! Bumawi, lumat-mat ka, hindi ka naman sumabay. Wala! Magulang! Magulang ka! Pagkasabay, biglang bira eh, no? Tara! Tara! Kaya na ako! Dansak! Ano ka, dansak? Parang lakas ng motor mo ngayon, ah! Ang nga mo! Wala, yari talaga ako pagka-rektahan! Dansak! Ampol! Wala, hindi talaga abot na, ah!
Ay, nako. Duct tape po. Ito pong kulay itim. Magkano po yun? Bro, pero nga mo ng 100. Wala akong barya pala. Ito po. Ano, 200 balik? Grabe ka naman. Parang di mo ako kaibigan yan. So kung nagtataka kayo, bakit ako bumili ng duct tape? Dahil yung swelas ng sapatos ko. Eh, duct tape ko muna. Salamat muna kay Doc po sa tips na to. Kasi talagang mawawarak at mawawarak to eh. Baka mamaya, lalong matanggal eh. Medyo malayo-layo pa yung babiyahin natin ng cordillera. Ito muna ang remedyo. Pansamantagal. Ayan, ganyan. Sige, matigas naman yun eh, kahit ano yun mo. Huwag mong masyadong kaano, higpitin at naipit ang paa ko. O kanyang ganyan ko higpit. Ito ang likod pa ganun. Remedyo muna. Mamaya, merong nakakapanood mag-sponsor ng sapatos. Riding shoes. Sabagay, madami-dami na rin tong pinagdaanan. Nagkatanduanes. Yung mga iba pang biyahe, bago tong cordillera. Sa Katanduanes ko unang nagamit to eh. Okay na yan. Ayan, salamat. Magkano utang ko? 50 na lang. Pagkatapos talaga ng tong cordillera, idadaan ko muna to sa botsyog, pachinsyol ko na kagad. Ano? Tara na! Oh! Pahalang niya mo. Sasaglit lang ako sinibak nito ah! Wala talaga. Sabigat pa ng dala ko. Daming dahilan eh no. Wala, talaga. Talo talaga sa rektaan, wala talaga. Bawi na lang tayo sa ano, sa akrobadahan. Pangrektahan yung kanya eh, pangkrobadahan yung atin. Yan, bawi na natin to. Bakit na kurbadahan na? Tayo ang babawi ngayon sa rektahan itong isang to. Ano? Umimik ka! Kaya ba? Bahala niya. Kaya ba? Kaliwa, kanan, kaliwa. Kaliwa. Ano? Asan ka na? Asan ka na, boy? Higa! Huwag lang dadapa! Ihiga mo! Labar tapos ha! Diretso pa rin kurbado talaga. Mas malapit to si Kuya, angkas pa yung asawa oh. Banking? Bumabanking! Oh, pero simplihan lang yung bankingan. Ah, mayroong biker dito oh. Oh, clear, walang kasalubong. Eto na, signage ng Aritaw! Doon na tayo magpagasalin at Petro naman yung checkpoint eh. Aritaw 7. Ayun oh! Walang yamo yung bundok! Natatakpan ng ulap! Ah, walang yamo! Boom! Sea of clouds! Walang yamo! Boom! Boom! Let's go! Walang yamo yung sea of clouds na nakita namin. Andito na kami sa loob mismo. Ayun, napakahamog! Grabe! Oop, ya! Oh! Ito yung sea of clouds na nakikita natin kanina doon sa taas. Sayang, di natin nakita ng masyado maayos. Konti na lang, oh. 4.2 kilometers. Andun na kami sa second checkpoint. Grabe! Tingnan nyo, oh! Nasa loob tayo! Yung tipong nasa Kapatagan ka na, pero tingnan mo naman ang kano, hindi mo gaano makita yung mga dulo-dulo doon. Tsaka dito, diyadaan na natin yung Sea of Clouds kung nasa taas tayo naman. Habang tuwid, malapit na tayo. Nasa dik, naiwan na. Aritaw, kanan, pero ang petron kasi tinuturo tayo sa kaliwa. Kasi dito rin yung kasunod na checkpoint natin eh. Ito, petron, Aritaw. Banganan. Okay, dito na kami sa may ano, part ng Banganan. Pero part pa rin to ng Aritaw. Ano ba talaga? Ito yung checkpoint kami, Petron. Sir, Petron Aritaw to. Ayun, tama. Time check mga kabakbak. Alas 7 ng umaga. At ito yung second checkpoint natin. Dito. Ayan. Petron Aritaw. Tapos, yung odometer natin syempre. So 64,929.1. Tama, day 2 ha. Next natin, any tourist destination ng Banawe. Pero pagdating natin doon, nahanap pa lang tayo ng tourist destination. 97 kilometers. Tansyado, 9:30 ng umaga tayo makakarating. 2 hours yung biyahe. Let's go! Patay na naman tayo dito kay Lasadik. Rektahan na naman. Kahit full tank na tayo. Ganda oh. Di makita yung mga kabundukan dito dahil sa fog. Yung araw, di ganong makasikat ang sikat na sikat. Bakbak muna tayo. Ganda ng kalsada.
Wala akong problema ngayon kay Beastie. All goods. Wag naman sana magkaroon ha, Beastie ha. May checkpoint. Traffic ahead. Wala, wala. Kabila. Checkpoint sa Tiga Station. Sa mga nakapanood ng First North Luzon Loop namin ng Ampas Loopers. Yan. Dito kami nung nagpunta. Kay Norris dyan. Tapos, ako nakikita nyo, Sati Amusement Park. Diyan kami nagliwaliw nun. Sagot ni Norris dyan. Kanila yan. Yan o. Grabe di makita yung kubundukan o. Sobrang pagpa rin. Kapag ka yung normal na summer, kitang kita mo yung kabundukan na yan. Grabe. Ginagawa pa pala yung tulay ng kabila o. Mukhang papalta na yata itong tulay na to ah. Or gagawing 4-lane. Oh, nawawala na yung hamog. Umaalis na sa kabundukan. Welcome to Bayombong. Pagkatapos ng Bangbang, Bayombong. Nueva Vizcaya pa rin to. Paakit na kami ng paakyat papunta ng Banawe. At 27 kilometers na lang. Uy! Ayun na naman. Ang magandang tanawin. Tigil, tigil tayo. Kiyangan. Damot road na tong tinatahak namin eh. Pahinga muna, tsaka ano, nararamdaman ko, umiipit pa rin yung ano, yung sa may helmet ko yung ano, sa tenga dito, ang sakit. Kanino ko pa tinitiis. Diba siguro nung sa pagkakana ng intercom, medyo yung styro or yung ano nito, medyo malapit sa tenga pag nilagyan na ng intercom. Tingnan nyo naman, oh, lupit. Ayun oh, naipit oh. Tingnan nyo, kita nyo, oh, ito, ito yung masakit. Kita nyo ba? Sakit. Ipit sa helmet. Eh, pahinga muna. Eh, maganda naman yung ano rito, yung view. Eh, lubos-lubos yun na rin natin. Yeah! Another one! Oh. Malapit na naman tayo sa Banawe. Grabe yung ano dun eh. Yung guho ng lupa. Hindi ko lang alam kung madadaanan natin yan ah. Okay, time check. 9:07 in the morning. Malapit na tayo. Konti na lang. 23 kilometers, 41 minutes. At yung kasama kong isa, si Lasadik, tinitiis ang kanyang nararamdaman. Anong nararamdaman niya? Natatain na. Kanina pa, nung kumain kami, kanina pa pala siya nagtitiis ng kanyang chebs. Siya, pagka ano namin ang kakainan, doon na lang makapag-CR. Kagabi, ututan kami ng ututan, sagutan kami sa ututan. At tama, nagmamadali na oh. Nagmamadali na. Ano, tayong-tay na, nagmamadali na? Ayan yung track, loko. Mga palunod, oy. Taing-tay ka na, oy. Ito momento tayo dito din maghapon, o. Ano ba, o? Madaling madali na, loko-loko. Titigil ka ba? Tara na. Bawa ka na tayo, ikaw nagmamadali. Eh, sabay ka nun, o. Na, palusot. 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 Ito yung dinala na namin nung gabi oh. Na hindi namin gaanong makita nung North Luzon Loop namin. Ah, hindi pala nung Philippine Loop. In 400 meters, turn right onto Nueva Vizcaya, Afugao, Mountain Province Road, Tinoc, Kiangan, Acipulo, Lagawe Road. Ang haba na sinabi no, ang daming lugar nun ah. Google Map. O kakanta na tayo dito sa mismong tulay na mahaba. Iyan yung isang patatandaan na ano eh. Pabanawi na tayo. Dadaanan muna natin ang Lagawe bago magbanawe. Itong diretso kasi na to, yan yung papuntang Tinok. Take the next right onto Nueva Vizcaya. Julongan Rice Terraces, dito rin. World War II Shrine and Museum, dito rin. Basta ang kalilang yung mga nandyan, yung pinakamataas, yung Tinok. The new highest point. Medyo malaki tubig ah. Oh, rumaragasan. Lakas. Gawa nga ng ulan kagabi, kaya umaano yung tubig. Ang lakas oh. Welcome! Lagawe, bayan ng Lagawe, Ifugao. Sino mga nakapad ng Philippine Loop? Siguro natatandaan nyo na itong lugar na to. Nalagpasan na ba natin? Hindi pa. Yung pag, pinagpagawa ni Ken? Oo, yun sa kanan. Ah, nalagpasan na pala. Yung ito yan. Dito kami nagpagawa ng ano nun eh. Ng motor eh. Boom! Uy, CB150 action ah. Okay, here we come. Okay, no, kita-kita ko na. Welcome to Banawe. Dati ito, ginagawa pa ito. Ako, may checkpoint.
my checkpoint. You have arrived. Oo nga, nandito na nga kami. Google Map, wait lang. Oras 9:51. Mag-alas 10 na. Good morning, sir. Panawi lang po, iikot lang po. Nagano po kami, Cordillera Loop. Sige po, salamat po. Panawi. Sir, thank you. Come again. Hello. Saan tayo? Diyan na tayo magpipicture. Doon na sa may ano. Ah, sige, sige. Sa may tourist destination. Okay. Hanap na rin tayo ng kakainan dito. Pagas na rin tayo, tubers na lang tong akin. So, syempre, pag sinabing Banawe, ang unang pumapasok sa mga isip natin is rice terraces. So, yun yung pumuntahan natin para maging checkpoint natin. So, tingnan yung kanan natin. Mapakaluwa, mapakanan. Meron ka namang makikita rito maganda eh. Ito yung dinaanan namin ng gabi na hindi namin nakikita. Hindi namin nakikita yung paligid. Kaya, mas maganda talaga na kapag bumabiyahe ka at mga bagong lugar ang pupuntahan mo bago para sa'yo, eh, laging umaga. Huwag ka bang magpapaabot na ng gabi yung bumiyahe. Depende na lang sa'yo kung talagang nagmamadali ka. Pero, para sa amin ngayon kasi, ang gusto namin biyahe ngayon, pag umabot ng gabi, dapat nagpapahinga na kami. So, umaga na lang lagi kami, ano, babiyahe. Para nakikita namin talaga yung mismong lahat ng aming mga pinupuntahan. Para mas na-appreciate namin yung kagandahan. Kasi pag gabi, wala kang makikita kundi dilim lang eh. Oh, nasa dik. Banami Hotel. Diyan tayo nun eh. Gusto mo ulit magbalot ako ng ano, kakainin natin? Ano ba yun? Oo, dyan yun, no? Pababa dun, no? May eto. Nagbago, meron parang nakalagay doon, I love. Dito, di ba yung ano, malapit lang yung ano, gas station na pinagpagasan natin noon. Oh, ito na yung ano, yung ating pinagpagasan noon, no? Oo, yan yun. Diba na yung bantay? Oo, hindi na yung si ating Jojo Wine mo dapat. Temple tank, unleaded. Di naman kalayuan, pagkatapos namin magpagas, eh nakakita kami ng kakainan dito. We decided na kumain na lang muna agad. Para dire-diretso ulit yung biyahe mamaya. Tapos magbabaw na lang din kami ng pagkain. Para mamaya magutom man, eh ready tayo. Kung saan man tayo ulit mag-stay or matutulog. Ma-order na kami ng kakainin namin dito. At dito kami sa taas pumesto. Kasi dito mayroong saksakan at nag-charge sila sa dik ng kanyang cellphone. At dito sa taas, ito ang makikita nyo. Oh, hindi mo naman kung gaano kaganda. Oh. Ah, dito mga kabahayan. Doon sa parting doon, doon pa tayo pupunta para doon sa Banawe Rice Terraces. Thank you po, ma'am. Kila sa dik kanin. Saka, oh, laki ng ano, chicken ah. Ako naman ay tama nga na lang ako. Spaghetti, fries, at saka chicken fillet. Iyan, oh. Diba? Kain, kain, kain. Bili na rin pala tayo ng ano, sa tindahan dyan, ng babaunin. In case na kung saan tayo mapaano na naman, eh, meron tayong kakainin. Deserve naman namin kumain ng masarap ngayon. Dahil kagabi eh, doon lang naman kami sa waiting shed kumain. At saka, doon namin dito kumain ngayon talaga. Time check, 11:24. Larga na ulit tayo, malapit na lang naman yung Banawe Rice Terraces eh. Ito, dito kami kumain, no? Kanto Kusina. Diyan, doon kami sa second floor. Oh, yun. Ayun. Ayun agad, oh. Hanap lang tayo ng magandang spot kung saan tayo makakapag-picture. Nakita ko to't napahinto kami dito. Pero malapit na rin tayo. Pero yan na rin yung ano, Banawe Rice Terraces. Grabing ganda. Nakita ko na naman to. Baka yun yung kabilang side yung tinuturo sa atin. So, malapit na lang kami. Pero ang alam ko, diyan na lang yun. So, ito na rin yung matatanaw natin. Ito na mismo yung tinatawag na Banawe Rice Terraces. Yung kanina, yun dun. Yung kanina tinignan natin, tinigilan. So, dito, sa checkpoint na to, tayo magpipicture. At, ililista na natin yung odometer. Banawe Rice Terraces! Here we are! Yung ating odometer, syempre, ilista kagad natin. Day number 2. 65,040.4. Tama naman, di ba? Para sa malupitang picture namin ng mga ng checkpoint natin, oh, sila nanay, oh. Anay, kamay, kamay kayo, kamay. Hi! Yeah! Legit to, nasa Banawe kami, ang ala nyo, ha? Oh. Oh, legit! Sa atin ay St. Mary's Church, Sagada, tapos Hotel Garden Breeze. And after ng Hotel Garden Breeze, if ever man na hindi umuulan or maganda pa rin ang panahon, dadiretso kami ng Bugyas, padiretso ng Tinok.
Nang sa ganon, madaanan namin yung kabilang parte nung papuntang Tinok. Kasi yun yung parte na hindi namin nadaanan ng Philippine Loop. Which is bumalik lang kami kung saan kami dumaan nung nagtinok kami. Ayan, huling sulyap muna rito sa rice terraces ng Banawe. Pinapasok na namin sila nanay dun sa lilong at sobrang init. At kung kayo ay mapunta rin dito at nandyan pa rin sila nanay at nagpa-picture kayo, eh bigay nyo naman ang kahit paano donation. Yung bukal sa loob nyo kung magkano ibibigay ninyo. Okay, karga na tayo. Anong oras na ba? 11:47. Mag-12 PM pa lang pala. Napakaaga natin. Madami-dami tayong checkpoint na matutuhog ngayong araw na to. Uy, ito yung ganda, di ba? Pagka nag-Cordillera Adventure Tour Level 1 din kayo, mapupuntahan nyo din to. Lahat ang mapupuntahan namin sa vlog ng Cordillera. Ito pa, isang view deck. Ang pangalan ay Dayanara View Deck. Dami naman kayong magdadaanan dito along the way ng mga view deck. Tapos, ito pa pala yung isa. Welcome, main viewpoint ng Banawe Rice Terraces. Which is, yan na rin naman yung pinuntahan namin noong ano. Noong Philippine Loop namin, dyan kami nag picture-picture at saka nagkape. Mukhang kakaano lang nito ng ilang araw ah. Itong landslide na to ah. Kaya wag naman sanang umulan talaga. At hindi natin masasabi, baka may mga landslide tayong biglang madaanan o masaksihan dito. So, itong dinadaanan namin ngayon nila sa Digis, ito na rin yung dinaanan namin noon ng Philippine Loop. Kung nakikita niya yung nasa harapan na yan, yung kabilang bundok na yon, pupuntahan din natin yon, doon tayo dadaan. Kaya kung di nyo pa napapanood yung Philippine Loop namin at yung aking Philippine Loop na full story, nandiyan lang naman sa YouTube. Para sa ganun, makita nyo yung lahat ng dinaanan din namin itong ngayong Cordillera. Makakaano pa rin, tindig balahibo pag nakikita mo yung ganda eh. Ito rin yung daan na inabot na kami ng gabi pabalik kasi galing kami noon kay Apo Wangkod. Asan ka na? Ah, may dadaan na yata tayong landslide ah. Ito sa harap oh. Laki oh. Ayan oh. Meron naman kalinang dumaanan eh. Ibig sabihin, nakalusot. Baka naman nahawi na sa gitna. Alam yan, laki oh. Buti ka man, di namin inabutan na umuulan. Pag pinilit namin kahapon ng gabi na dumaretso kami, oh, hindi naman naabutan namin. Grabe. Ito, linis na pala. May daan na talaga yung gitna. Ano nangyari kami? Oh! Okay. Kaya pagka-paplanuhin nyo magkukordilera kayo, mas maganda na anuhin nyo yung panahon. Alamin nyo. Lalo na mas maganda pagka-summer talaga. Yung talagang tag-init. Pagka umabot na kasi kayo ng bear months, eh, ito na yung mga buwan na lagi kumuulan sa kabundukan. Kinabahan ako, akala ko, iaakit na aming motor dun sa mga nag-landslide na mga lupa, tsaka bato eh. Dito, marami din kayo madadaan ng ganyan, oh, yung mga falls na umaano yung tubig. Yun, kung gusto nyo, malugo kayo eh. Maligo kayo dyan, malinis na malinis yan, napakalinaw. Yan, dito na tayo. Dun sa tinuturo natin kanina ang daan, dun tayo nang galing kanina. Bakit na to? Tapos, madami kayong madadaanan din dito na ganyan, patuloy niya. Wala nang harang, kaya mag-ingat sa ibig. Saka yung mga agos ng tubig, mag-ingat kayo. Pero syempre, tiwala naman tayo sa ating gulong, Shipa Tires. Kapit na kapit! Kaya nga, sinusubukan lalo na rin sa mga biyahe natin at itong Cordillera. Yan, basa, 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 basa. Basa eh, dala ko ng tubig oh. Basa oh. Teka lang, mababasa yung gamit ko. So ngayon nyo i-compare yung video natin noong Philippine Loop. Kasi noong Philippine Loop, ang gamit ko pa lang noon, Hero 4. So ngayon na nakapag-upgrade na tayo ng ating camera, eh sigurado naman mas na-appreciate nyo yung kagandahan ng mga pinupuntahan natin. Lalo na pagka nagkaroon pa tayo ng drone, sigurado. Mas maganda yung may ipapakita ko sa inyo. Ayan o, falls. Kapag nga pala kami ligo ah. Pag nakikita ako ng falls, parang gusto kong maligo. Naalala ko bigla, hindi nga pala kami naligo ngayong araw. Sa waiting shed nga lang pala kami natulog. Ay, kumukulimdim na naman. Nakikita niyo yung ulap, bumababa na naman ang bumababa. Oh, medyo bilisan lang natin ng konti ang pagpapatakpo. Nakapin yung pangkur. Uy, sana all may jowa. Kasadik! Asan ka na? Kasadik! May madadaanan ka dyan magjowa. Ano, nainggit ka, no? Sana wala.
Oop, another landslide. Another landslide. Pero buti sa tabi lang. Hindi sa mismong kalsada. Pero bato-bato yung bumagsak. Ang lalaki. Meron pa tayong isa't kalahating oras or 44 minutes para mapuntahan natin yung sa may sagada. Ito na. Ang grabe. Kahit umaga, mahamog. Eh, nung gabing dinaanan din natin to, ganito rin to eh. Oo. Lamig! Okay lang yung mahamog. Huwag lang may kasamang ulan or ano, ambon. Eh, pagka may hamog naman, mabasa-basa eh. Hindi mo mapupuntahan to mga ganitong lugar kung wala kang sariling motor or kahit anong sasakyan pa. Wala namang nabiyahe dito eh. Bihira, ano? Oo. Ilan-ilan lang nakakasalubong natin kanina. Yung mga private pa yun. Oo. Saka yung mga lokal. Oo. Ganda ng hamog oh. Kaliwa, dito mo. Kaya nga eh. Yung boom! Mabagsak yung hamog. Ano kaya yung tali na yan? Ayan yung kulay asul. Parang host siya. Tubig. Ah, host nga host. Akala ko tali. Host pala. Mukuha sila sa mga waterfalls ng tubig. Sino bang may gustong bumakbak pagka ganito yung nakikita mo? Panay, pababa natin, natahak natin ngayon. So, pagka pababa, sa mga kasali sa Cordillera at saka sa Philippine Loop, eto ha, tips ko lang sa inyo, wag na wag niyong papatayin yung inyong makina. I mean, kumbaga, wag niyong papatayin yung susian. Pag pinatay mo ng ganyan, so wala. Lalo na digital ang inyong odometer. So, hindi rin tatakbo yung inyong odometer or hindi madadagdagan kung nakaganyan. Pero kung halimbawa, ang inyong odometer ay analog, katulad ng kay Lasadik, magre-register at magre-register yung sa odometer nyo, yung lakbay nyo kahit patay yun. Pero pagka sa aming mga digital, katulad ni Honda Beat, hindi mabibilang yun. Hindi magre-register. Siyempre sa Philippine Loop, inaalam yan kung gano'ng kahaba yung nilakbay mo eh. Dapat nasa almost 5,000 kilometers, di ba? Kaya ako, natuto na ako, alam ko na. Hindi ko na ginagawa kahit pababa para makatipid sa gasolina. Tipid pa rin naman eh, kahit naman bukas sa makina, basta pababa at hindi ka nagtotrottle. Ang isang magiging kalaban nyo rito sa biyahe, kung halimbawa solo kayo, antok talaga. Mapapikit ka dahil ang sarap ng ano eh, ng klima rito eh, malamig yung hangin eh. Pero kung gusto mong bumakbak para mawala yung antok, pwede naman, pero ingat lang. Nakikita nyo mga kurbadahan na yan, oh. Eh, eto, medyo bababa na kami. Pero kung meron naman kayong kasama, at wala naman kayong intercom, aantokin din kayo. At hindi kayo nag-iimikan, hindi kayo nagkakwentuhan. Ano, Lasadik, oh, ano. Parang ang ganda ngayon ito nung dito. Nung mismong bundok, oo. Dati ang ano yan, parang ano na yun eh, mga parang itsurang tuyot. Ngayon kulay green na ulit, oh. Malapit na, baba na tayo. Ayun na yung tulay. Napakalaki. Grabe, ang galing naman ng driver na to. Oh, green na green, oh. Green na green, hop. Hop, ya. Oh, yun. Dito na kami, nakababa na kami. Nasa Bontoc na kami, Mountain Province. Tapos malapit namin kumaliwa. Itong lugar na to, dito rin kami nung kumain ng Philippine Loop. Musta ang samgyupsal yun. Wow. Medyo mainit na yung ano rito, hangin na. Ah. May mga nakalagay dito. Oh. Sagada, 18 kilometers kaliwa, Besaw, 26 sabo ko. Ayan. Mga nakalagay. Tabok City, 124 sa kanan. So dito sa lugar na to, ito yung sagada yung hindi namin pinuntahan or nadaanan nung Philippine Loop. Kasi ang ginawa namin ay lumiko kami dito sa kanan para pumunta kay Apo Wang Od. Which is, nagpatato kami kay Apo Wang Od ng tatlong tuldok. Yun yung signature na tato ni Apo Wang Od eh. Diyan sa kanan yun. Oh. Ngayon dito kami, kakaliwa kami para pumunta ng sagada. Uy, ganda nun ah. Parang Banawi Rice Terraces lang ang ano. Oof. Sagada! First time namin sa Sagada. Uy, keep right. Light vehicles only. O, light naman to ah. Uy! Mga nagbobombahan nyo nandito. O, bomba! Weng, weng! Wala namang may bomba. parang di sa lubong yung isa dito. Pag ganoon. Ito pala yung tinaanan ni Kuya Boy Pidito eh. Ba? May mga nabiyahe pala rito eh, no? Oo. Ayan, may minibus. Uy! Grabe naman yung ano. Landslide! Uy, kita yung ano. Nakabungkal na yung ilalim, oh.
Hindi ko lang alam kung kailan pa tong landslide na to. Grabe, laki ng kinain na lupa, oh. Yun, binigyan tayo ng mainit na panahon pagdating ng Sagada. Ang oras na ba? 1:25. Oh, naayos na naman pala. Pero delikado yung naandun daan. Uka na yung ilalim. Basta pagdating ng mga parteng alas 4, alas 5, yan. Diyan nagsisimulang umambon-ambon at umulan. Umambon. Trick na trick ang araw, biglang umambon, ha. Ano yan, bubuhos? Basa yung mga sasakyan na kasalubong namin, oh. Baka umuulan na dun, ha. Ito si Kuya, oh. Mga nakakapote na, oh. Oh, umuulan ata dun. Nakita mo yung kasalubong natin, nakakapote? Ito pa, oh. Ayan, oh. Baka nga. Pati yung sasakyan, basa, eh. Ayun, maambon-ambon nga, oh. Pero trick na trick ang araw. Ang Losong Bridge. Uy, ang ganda dito. Dito, oh. Sa kanan. Maambon, maambon na, bro. Uy, doon maitim ang ulap. Pero hindi naman ano sa atin yata. Sagada. Ito, Sagada yan, kanan. Ayun, oh. Welcome to Sagada, Mountain Province. Dito may tinuturo sa atin na daan, eh. Yung sa checkpoint natin, eh. Sa St. Mary, ano, Church, di ba? Oo. Chapel. Oo. Ayun, oh. St. Timothy's Church. Anglican. Okay, kaya daan dito. Wala naman kayo landslide. Ah, tama. Nagtama ay sa Google Map. Ito palang next checkpoint, eh, nakahiwalay. Kaya pakit kami ng pakyat, oh. Tarik na namin. Pagkatapos nito, babalik rin kami pababa. Para dun sa next checkpoint. Kasi ito na yung dulo, wala nang lulusutan to pagkatapos nito. Ayan, oh. Kita nyo, wala nang diretso. Dito rin daan na to kami babalik. Kung saan kami lumiko kanina, yung papasok, yun, doon din kami babalik. Baba lang tayo. Ito yung ano rito, tourist destination sa Sagada. Pakita ko lang sa inyo. Sumaging Cave, Blue Soil, Hanging Coffins, Cave Connections, Balangan Cave, Pongas Falls, Mount Ampakaw, Sagada Pottery, Oba Falls, Bomod Ok Falls, Bokong Falls. Yun ang maganda, ito. Marlboro Mountain, Sea of Clouds, oh. Saan kaya yan? Konti na lang, malapit na. 5.6 kilometers, paakit pa ng paakyat. Okay, nakakatakot yan, tatawiran namin. Tingnan yung kalsada, wala nang lupa sa ilalim, oh. Nandiyan yan. Dahan-dahan. Alright. Bajaj Maxima lang, malakas! Meron dito sa Sagada. Malapit sa parting pataas na. Pinakatuktok. Namiss ko tuloy magtuktok, ah. Aba, may trail na, meron pang tubig. Napasabak pa. Uy! Subok yan, Shipa. Huwag lang maano talaga na matulis na bato. Ang tutulis ng bato rito, eh. Tingnan nyo naman kung gano'n na kami kataas, oh. Sobrang taas na namin. Sagada Cave. Ah, dito pa rin Sagada Cave. Konti pa, malapit na. Eh, sira ulit. Talagang trail, ah. Talagang challenge to, ah. 3.7 kilometers, ah. Talagang pinapahirapan pa kami, ah. Mm-hmm. Aba. Delikado to. Oh. Hop. Talagang dami talagang landslide na ngayon. Lalat ang panahon ay maulan. Nire-riprap na, oh. Para hindi na maano yung mga lupa. Ngayon ko lang na ano ng ganito katarik si Beastie na hindi siya nahihirapan na makyat. Ay, siguro yung pinalit ko talaga na ano, na clutch belt. Uy. Picture. Tingnan natin, silip muna tayo dito kung gano'n na kami kataas. Oh. Ganyan na kami kataas ngayon, oh. Tingnan nyo. Grabe, no. Aba, meron pa isa dito, Bajaj Maxima. Malakas talaga yung Maxima umahon. 236 AC ba naman, eh. Ba, may hotel dito, oh. Pwede ka palang mag-ano rito, eh. Mag-check-in na, eh. Kung halimbawa hanggang dito ang gagawin mo sa may Sagada. Yung sumunod na checkpoint, yun, Red Doors. Hotel. May hotel dito sa taas. At Sagada Sunrise Homestay Inn. O may Wi-Fi. Di pa. Konti na lang. Ito, Transient House. Eastern Sagada Transient House.
Talagang sagada na to. Ito na yung sagada. Dami pa lang pwedeng pag-check-inan dito eh. Oh, ito pa. Tapos, ayun, may gas station pa dito. Di ka pala mag-aalala na matutuyuan ka dito eh. Sa mismong taas, meron Petron eh. Oh. Magkano dito? 72? 70? 21? Ito, malapit na. Nakita ko na yung ano, St. Mary, ano. St. Mary's Episcopal Church. Malapit na kami. Nakita ko na yung signage eh. Ay, talaga Maxima Z ang ano rito. Malakas. Ito pa isa. Yun ang kalimitang binibili rito. Kasi mas malaki. Mas malaki yung Maxima. Pati yung makina malaki din. At syempre, dagdag horsepower yun. Mas malakas. Our Lady of Mount Carmel Church. Ah, iba to. Pero yun, may nakalagay Love Sagada. Iba to, iba. Hindi dyan. Sagada Coffee Shop. Uy, mukhang umulan na dito. Oh. Basa yung kalsada. Katatapos lang yatang umulan. Parang ano na to ah. Sagada Town Proper na to ah. Ito. St. Mary the Virgin Sagada Mountain Province. Ito na nga. Oh. Ito pa lang itsura ng Sagada mismo. Ayun oh, ayun yung mismong Town Proper. Oh, dito. Ito na nga 'yon. Kailangan naming magpicture. Oh, ito na nga. Dito, ito dito. Dito magpipicture. Siyempre, samahan na rin natin ang dasal pagkatapos magpicture, 'di ba? Selfie! St. Mary's Chapel. Tapos yung ating odometer reading, 65,101.8. Ayan, day 2. So next natin, Hotel Garden Breeze. So ang Sagada pala ay nasa mismong tuktok pala talaga ng kabundukan. Yung kanya mismong town proper. Ang oras pa lang naman ay alas 2 ng tanghali. At kung maaga-aga pa't hindi naman kami uulanin doon, ay doon kami dadaan sa Bugyas, papunta ng Tinok. Dahil nandito na rin naman tayo sa may simbahan, eh hingi na rin tayo ng guidance ulit kay Lord. Magdasal muna tayo. Aywa. Ganda ng simbahan nila rito ah. Hindi na rin ako gaano lalapit at dito na rin ako magdarasal. Medyo umaambon na rito. Lumilipat na rito yung maitim na ulap. Medyo kailangan natin bilis ang pababa. Ay, wag naman. Ano kaming ulanin. Sana pagbaba natin, maaraw pa rin dun. Kasi iba talaga pag nasa tuktokan na ng bundok sa may pinakamataas. Laging inuulan. Umaambon na, umaambon. Bumuhos na bigla yung ulan. Buti nakasilong agad ako dito sa malapit. Time check mga kabakbak. Magti 3 PM na. Halos isang oras din yung nasayang sa amin. Dahil sa ulan na to, tinakpan ko na yung aking tunnel bag. Tapos itong aking bag. Yung plastic na nilalagay ko rito, dinala pala ng hangin. Nung papunta pa lang kami ng Artaw. Tapos yung medyas ko nandito, isa na lang natira. Oh. Ito nga nakita nila sa diktong nalaglag. Eh. Pinapatuyo ko dyan. Eh. Nang hingi lang ako ng plastic na to dito sa may tindahan sa tabi na nitong feeds. Sir! Thank you po. At sumilong, dito ako sumilong. Sila sa dik, dun sumilong sa ano eh. Sa may hospital eh. So we decided na idiretso na hanggang dun sa next destination namin, which is hotel naman yun eh. So kung halimbawa nga no, edi doon na kami mag check in. Hey Lord, gabayan mo kami at maulan. Ulan, ganyan talaga ang ulan. Wala tayong magagawa. Ito ang challenge ng Cordillera eh. Let's go! At least yung ulan ngayon, hindi ganun katulad kahapon na sobrang lakas. Ito, kaya naman namin to. Tingnan nyo naman yung tubig, oh. Kulay, tsokolate, mula sa kabundukan. Woo! Mamaya, mararamdaman ko na yung lamig nito, tumatagos. Tuk-tuk in the house, dalawa. Panupadusong. Pilipadapat, ah. Yung bandaan ni kanina, dinaanan namin ay niraragasan na ng tubig. Ano sila sa dik? Ano nga ang dingin? Ay nako. Lamig na. Tingnan niyo ano, yung kaninang dinaanan namin. Ngayon oh, itsura oh. Maulan. Magandang oras pala, agad umuulan. Alas 2. Ito na ulit ako sa pinakababa. O saan pumasok kanina. Bago umakit ng Sagada. Ganda na lang sila sa dik dito. Wala bigla eh.
Ah, grabe. Ang dami pa rin namin nadadaan ng landslide. Oh. Pero hinahangkot na naman yata. May mga na narito, dump truck. May mga nakabang na kagad dump truck at saka bako. Ayun oh. Hindi ko may kabit dito sa helmet ko kasi natanggal yung dikit ng anak ko. Wala yung chin mount. Ayusin ko na lang muna sa hotel pagkarating namin doon. Kasama ko na sila sa dik. Kanina, hindi niya sinasagot yung tawag ko kasi daw nasa loob ng ano niya, bag yung kanyang cellphone eh, mababasa. Grabe yung hamog dito. Kilometers. Pero isang oras pa namin titirahin. Nag-iingat lang kami. Oh. Pag talagang umulan, asahan mo may mga landslide agad. Pero buti naman at hindi umabot dun sa mismong daanan ng kalsada. Naayos agad. Tingnan nyo, zero visibility na naman. Boom! Woo! Pataas na naman ang pataas. Woo! Ah! Grabe! Wala makita! Woo! Para kang pumasok sa sikretong nagusan! Oh! Solid! Solid ang kordilera! Napaka-solid ito! Barangay Bunayan. Walang makakita sa baba ah. Nasaan na sila sa dik? Nawala. Pumasok na yata ng portal. Sir, ano pangalan nyo? Mga nakasabay namin. Dave. Yon. Christopher. Mga nakasabay namin dito pagpunta. Eric, go. Thank you, sir. Mahawi na yung mga ulap oh. Nawawala na unti-unti. Pero nawawala, basang-basa na kami, nalalamig na. Tinitiis-tiis lang namin eh. Ano, diretso pa tayong tinok? Yeah. 4:12 PM. 31 kilometers pa. Tumiliwanag na oh. Ganda oh. Kanina, wala kang makikita eh. Ngayon oh. Boom. So, diretso na rin tayo ng biyahe. Para nasa ganun eh, makapagpalit na rin kami ng damit at makapagpahinga na rin sa hotel. Naninigas na yung kamay ko. Dito na kami sa Bugyas Benguet. 4.3 kilometers na lang or 8 minutes, malapit na kami. Mas madami pa yung mga nadaanan namin ng slide, pero ito yung may pinakamalaking bato. Upya. Ah! Woo!